Good morning, everyone. Welcome here to Pandesal Forum of 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. Today, ang guest natin is one of the best government leaders in the Philippines, a brilliant leader who not only excels in government service, but also outstanding business person before, brilliant banker, and also leader in the academe pala. Na-research ko kagabi when you were years ago starting in La Salle, you were also an academic leader doon. It's an honor to welcome Batangas Governor Dodo Mandanas, kasi because of Governor Dodo Mandanas, narinig ko, and I will later ask along with the media, na halos dumoble ang budget of all the local government units nationwide, whether province, city, town, because of the effort of Governor Dodo Mandanas sa Supreme Court. That's why there is such a legal term na Mandanas ruling. Later on, let's ask him ano nangyari. Tinalo niya ang national government in a court case sa Supreme Court, enlarging the budget of the LGUs para direct to the grassroots ang public services faster. I will introduce short short introduction lang. Mahaba ang biodata niya, I compress it kasi he has done so much in his career. He is not just an outstanding governor of Batangas third term. He is also former congressman of Batangas, successful businessman. Graduate siya nung De La Salle University, first honors, and nag-master's degree from University of the Philippines, and went into banking and private sector and business corporations. He was also, during the government service niya, the first general manager of the Human Settlements Development Corporation in 1978 under late Ferdinand Marcos, the president that time. Then he also, later on we will elaborate and ask him more about yung connection niya to the Mandanas ruling of the Supreme Court regarding LGU's budget. This Mandanas ruling is a groundbreaking Supreme Court decision which highlights Governor Dodo Mandanas' unwavering commitment to empowering LGUs or local governments in the Philippines. Later on, i-explain niya, magtanong tayo, plus other national issues. Based on research namin, the government budget this year is 5.768 trillion pesos. Let us ask him later on, kano kalaki ang share ng LGUs there? Let us welcome and ask Governor Mandanas to give us his opening statement. Anything you want to share, Governor Dodo Mandanas, welcome here to Pandesal Forum. Marisa. Maraming salamat, Wilson. Si Wilson, matagal ko ng kaibigan. Bata pa yan. Kasama ko na. Nagsisimula pa lang yan. Yes, kaya kiklan ako, gano'ng kagaling si Governor noon? Kasama ko siya, tumutulong sa noon na sa private sector pa ako. I joined the government, officially, in 1978, when I became the first general manager of Human Settlements Development Corporation. The chairman was Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Wow, so paano kayo na-discover noon? Yeah, we had the projects of in food. We acquired the food terminal in Daguig, housing. We all started that with the other members of the group. And well, even at the time, it was called Human Settlements. Now it's called Department of Human Settlements.
an urban issue, as they call it right now. So you could see the need of delivering basic services, food, housing, and even livelihood. So all of those were started before. And then, of course, before that, as I was in investment banking, and before that, really was in at the academy. I was assistant professor at De La Salle University and became the associate dean in charge of the graduating commerce students. You were chairman also of the accounting department? Yes. Well, being a CPA, became the chairman of the Department of Accountancy and associate dean of College of Commerce and member of the Board of Trustees, actually, of De La Salle University. And in the process, I was studying also and had my master's in business administration in the University of the Philippines. That's why I was very eagerly and watching the last game of UAAP. Ang magkalabang kasi Lasal at saka UP. Alumnus ako ng Lasal, alumnus din ako ng UP. Sabi ko, sino mong manalo? Panalo ako. Pero anyway, nanalo ang Lasal. Okay. So that's why it's very close ang teaching. Kaya actually part of being in government now, I became governor in 1995. And doon po nakita na really yung batas na nauukol sa local autonomy. Ang ibig sabihin nito, yung mga gawain na dapat gawin talaga ng mga lalawigan, lungsod, mga munisipyo at mga barangay, eh sila ang mas makakagawa ng mas magaling, more efficiently, more economically, more effectively than the national government. Meron din naman siyempre ang national government, mahusay sila sa foreign affairs, national planning, and the ones that would involve the whole country and health. Pero maraming bagay na ang local government ang mas malapit sa tao. Kaya ang basic health, halimbawa itong libreng pagamot, yan talaga kailangan inutos na ng batas, gawin na ng local. Siyempre yung mga national health issues, kapares nga ng COVID, national yon. Pero pag ang pinag-uusapan na ay yung mga diabetes, yung mga individual, talagang kailangan lokal ang hihingan ng tulong. Lalong-lalo na sa mga ayuda. Lalong-lalo na rin sa pagpapaaral. Kaya ang Batangas, kami ngayon, tinutulungan namin dahil nag-increase ka ang aming budget. Kaparis ng iba, we have, I think, the biggest number of scholars. We have more than 45,000. Gano'ng kalaki ang increase of LGU budget because kami, of your Batangas ruling? Nag-increase kami ng 2 bilyon. From originally kami mga 3.7. Ngayon kami yes. 5.8. Wow. Ito naman hindi lang Batangas. Yes. Dahil dito, nung una pa akong naging governor, nakita ko na kaagad na ang national government hindi ibinibigay lahat na dapat makuha ng mga local government. Nag-i-issue sila ng mga circulars, mga memorandum. So, yun kaagad, sabi ko, ipaglaban natin. Sa una ko palang pagsapi dito sa League of Provinces, nakita natin ito. So, pero sa totoong buhay, wala namang sumama sa akin kung nung panahon yun. Kaya sulo-solo akong nag-abla. Pero nung manalo, nanalo ka agad na nanalo ng 60 billion, which at that time our budget was only around 500 to 600 billion, kaya 10%, more or less. Noon, siyempre kasama ng lahat. So sumama ng lahat. Yung final
an executory ruling na talagang hindi pwedeng bawasan yan through circulars and all, lumabas 2004. That was my last term as governor. And in recognition of President Gloria Macapagal Arroyo, so magaling talaga si pinaganap ka agad yun with Emilio Bongbong. Magaling din yun. Pero dahil malaki at that time, yung more than 60 billion na hindi binigay ng past administration since 1995, hindi binigay, yun, kaagad, ibinigay naman ni President Gloria. Pero because of the amount, we agreed that it will be given in installment, paiyakan, not to affect the national budget. So, ginawang 7 years to pay. Tapos, pumunta na ako sa Congress, at that time, naging member din ako ng Ways and Means, ako ang naging chairman ako ng Ways and Means. Nakita ko na mas malaki pa ang hindi binibigay. Ang ibig sabihin nito, kasi nakalagay sa ating constitution, sa ligang batas, that we should, the local government, because of the default function, yung mga gawain paglilingkod na mas magaling gawin ng local. Yun nga, sabi ko nga, halimbawa yung mga social welfare na maibigay kung kanino. Hindi yung kung kanino binibigay. Agriculture. Nasa ganon yung mga fertilizer, mga hindi kapares ng mga nangyari na pati Metro Manila pagkakadami-dami fertilizer na ibinigay. Kaya yun dapat gawin ng local government para talagang more effective, more efficient, more economical. Pero hindi binibigay lahat ang kabahagi. Sa constitution, nakalagay, local government units should receive their just share, tapos as determined by law. Noong una, ang kinikilalang batas, hanggang ngayon naman, yung local government code of 1991, which was implemented in January. Simula pa noong January 1992, hindi na ibinibigay lahat. Kasi ang basihan dapat lahat na kung tawagin ay national internal revenue taxes. Ang ating taxes, maraming klase. But 80% of all the national taxes are called national internal revenue taxes. Yung mga yon, included doon? Nakalista rin sa batas. Yung ating income tax, yung ating VAT, yung ating mga percentage tax, excise tax, estate tax, basta nakalista na, documentary stamps, nakalista ron. Pero ang ginagawa ng national government, hindi isinasamang lahat. Ang hindi na isasama from 20 to 25%. Kaya hirap na hirap, governor ako kaya alam, na makapaglingkod kami ng sapat, mapaabot ang mga sa mga nagugutom, sa mga walang trabaho, baka nagkakaroon pa ng sakuna, kaagad na ibibigay. Ay, layo-layo ng national government. Bago makaabot siya sa local, ang tagal. Kaagad, kaya dapat ibigay ang kabahagi. So, noong pa sa Congress, nagpas na ako ng mga resolusyon, ipinaglabang ko na yan. Pero ang nangyari, tinanggal pa ako as chairman ng administrasyon. Sabi ko, bakit ito? Ito ang tama, nakalagay dyan. But tinanggal ako as chairman. Kaya nung itinanggal ako, nag-file ulit ako sa Supreme Court ng kaso. Paano kayo nanalo? Legally kasi tama kayo. Dahil napakaliwan, bakit nanalo? Maliwanag naman sa batas na ito ang basihan. Okay, maliwanag din kung ano yung percentage. So, at inaamin naman nila na talagang gusto lamang bawasan. Sabi ko, yan,
technical malversation ang tawag dyan. Ito, at direct to the provinces and rural areas na nawawala yung budget. Oo. At how many years na yan? Simula pa noong 1992. Ah, so kung di ninyo final yung case, tuloy-tuloy yan, all these mistakes. Of course. Oo. Galing. Oo. Noong una kong nag-abla, wala akong kasama kahit doon. Yung padalawa naman. Oo. Wala akong kasamang governor, pero nakadalawa akong mayor. Ah. At saka nakawalo ata akong barangay. Later nung panalo na kayo, andyan na lahat sila? Of course. Pero one year after, yes, yung dati ko kaklase sa Lasal, governor naman siya ng Bataan. Si Ted Garcia. Ano first name? Si Ted Garcia. Ama ng present governor ngayon. Ah, nila Joey. At saka dalawang congress, at dalawang representative. Nagsalita na dito si Joey pa yun. Joey? Oo, nagsalita dito noon. Nagsalita dito. Ah. So, ang father niya. Magkaklase kami sa Lasal. Oh. So, siya naman, dinagdagan pa niya. Ah. Ang kanya naman, yung Garcia, ay talagang ang gusto naman niya, hindi lang yung isamang lahat ang national taxes. Oh. At sinabi niya yung, kasi ang nakalagay nga sa ang nakalagay sa constitution, yes, the local government should have a just share, comma, as determined by law. From the collection of national taxes. So sabi niya, it should be all national taxes. And to be determined lang by law, ay yung percentage. So it's semantics. Galing. Oh, pero, kinatigan ng Supreme Court. So, lumabas ang final and executory 2019. So, dalawang increase. Mandanas, at saka Garcia. How does it feel na nandun ang pangalan niya pa ulit-ulit in the legal, in the political, your name is always there? Well, sa tingin ko, it's really necessary so that, yes, our country would really develop para inclusive. Hindi yung nakikinabang lang yung mga contractor, yung mga kailangan talaga malapit diretso sa tao at mabilis. Magagawa lang yun pag talagang yung makatarungan at legal na kabahagi ng local government ay ibibigay sa mga local government para mas madali. At makikita, mas madaling makita ng tao ang paggamit ng pananalapi ng bayan kung ang namumuno dito mga mayor, yung mga nasa national government, malayo, hindi nakilala. At isa pa, hindi naman elected, mapwera si presidente at si vice president. Ano? Yung mga senador at congressman. Ano? Kaya, yun, halimbawa, nakalagay din doon sa constitution, should be released automatically. Ah, hindi. Ibig sabihin noon, hindi na kailangan dumaan sa congress. Ah, automatic na to. Automatic. Hindi na appropriated by Congress. Hindi na dapat i-appropriate. Bakit? Yeah. Pag in-appropriate mo yan, paano kung mali ang computation? Ibig mo sabihin, hindi mo ibibigay sa nakalagay doon nakalagay sa Constitution, automatic release. Ha? At saka halimbawa madelay, mabuti dito sa mga nakaraang taon, hindi na di-delay ang pagpapasa ng budget. Ang ibig mo sabihin, mawawala ng kabahagi sa national taxes. Yes. Kaya sabi ng saligang batas, automatic ito. Ininterpret din ng Supreme Court. Yes. Dalawang beses, yung una kong pagpapile na lumabas ng 2004 at itong padalawa na lumabas final executory 2019. Ano? Kailangan yan ibigay ng tama. Otherwise, pag dumaan pa yan sa Congress, baka kung ano pang mangyari dyan. Kailangan ito ng mga tao. So that lahat makinabang. Automatic. Yan, kaya
nakita ko, tinatanong mo, anong, nakita ko na talagang dapat ipaganap. Dahil sa ganoon, ang ating pamahalaan, talagang makuha yung mithiin at masasabi natin na vision ng ating saligang batas. Ilang percent ang makukuha ngayon ng LGU out of the 5.78 trillion pesos? Ilang percent ang bibigay diretso to the LGU now? Ngayon, lumalabas ngayon, halos 30% of the total. Kasi yung ating budget, para sa inyong kaalaman at alam naman ninyo, hindi lamang yung national taxes. Yes. Kasama na doon yung inuutang. Ah, yes. Kasama doon? Kasama na doon sa ang inuutang natin. So in other words, yung 5.7, hindi yun lahat national taxes. Ah, may utang. Kasama na doon. At yun na, isa pa. Ang ating bansa, pagkakalaki-laki ng utang. O nga sir, ano reaction niya dyan? Kaya makikita natin yung ating budget, yung gastusin natin. Yes, yes. Napakalaki na ng kagat sa dapat ipagdala sa ating bansa. Kailangan talaga mabawasan ito. Ha? Kailangan mabawasan ito. Sir, may mga tanong ng media. Kung paano. Sir, may mga tanong ng media for you. Are you okay to answer some questions? Yes. Okay, ha? Tayo naman ay sabi niyo, gagalit ko si Pen. Ah, yes, 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 sir. Yes, sir. May tanong. Oh, gusto na. Yes. Okay. May tanong, sir. Ang galing niyo, ha, Governor. Lahat ng mga governor and mayor in the Philippines should thank you forever for defending their rights and the budget. Kaya naman ito, last term ko na as governor. Nung una, pumunta ako sa Congress. Yes. Sir, may nagsasabi mag senator daw kayo ah. Pero ngayon, ang mga local government, mas gusto. May senator daw. Mas senador na. I heard. Sila na daw ang mga kampanya. Kailangan daw nila ng NGO champion din. Kasi napakarami pa na kailangang ipagtanggol sa local autonomy. Ang isa dito, itong ating Universal Healthcare Act. Yes. Alam niyo, dapat talaga nasa batas na libreng paggamot para sa lahat. Wala pa yan? Saan kukuha ng pera? Ang PhilHealth. Pero ngayon, ang PhilHealth mahigit na 700 billion ang hindi na ipamimigay. Ha? Paano yan, sir? Ibig ko sabihin, ay, utang pa. May nakalagay dyan. Kailangan ang ating Department of Health. Yes. Kailangan ibigay ito. Alam nyo, yan, na-devolve na rin kung tawagin. Ipinamahala na ngayon sa local health boards ng mga lalawigan. Dahil malapit eh. Malapit kami sa tao. Kaya alam namin, malapit kami sa mga ospital. Sa mga... So, yun. Hindi pa nagagawa. Yung PACCOR at saka ang ating PCSO nakalagay din sa batas. Batas yes, na ito ha. Yes, nakalahati. Dapat sa inyo. Ibigay sa mga local health board. Hindi pa rin ginagawa. Wala pa. Yung batas ipinasa 2018. Totoo nakaroon COVID. Oh, siyempre, okay. Next 3 years, oh, wala. Wala. Wala nangyari. Pero ngayon, 2004 na. Wala pa. May tanong, sir, si Ira. Good morning, Gov. Yes. Si Ira from Radyo Pilipinas. Muna-muna akong kraso ng banda na sinuling mo. Matagal yung laban, di ba? Pero way back 2022, isa kayo sa mga nag-endorse sa tandem ng Marcos Duterte. Di mo ba? Isa kayo sa mga nag-endorse. Kayo ako muna. Pero during those period, ang Pangulo, ang Marcos Jr. ay hindi masyadong mag-ingay about Magdanas ruling. Well, sa totoo lang, ang kauna-unahang nagpauso nung campaign ng yung bang mass attendance, alam naman nyo sa Batangas nag-umpisa yun, yung libu-libo. Ang unang rally daw nila doon sa inyo? Ang unang rally doon talaga. Simula noon, naging padamihan na ng tao ang mga rally. Ngayon, noong paman, kaagad sinabi ko na kay BBM, ako, siyempre sa'yo. Ano ha? Pero ipaganap natin fully ang Supreme Court decision. Yun naman, nag-meeting naman siya nung nangangamba niya sa mga mayors, sa mga governor, sa mga...
Sabi niya, ipagada. Okay. Dati ho, may binabanggit doon na dapat magbayad ang national government ng around 500 MB ata, no? Sa LGU. Dapat ba ba itong sininin na at siya naman na ang Mandana City? Sa totoo lang ngayon, malaki pa ang sisingilin. Utang pa may utang sa LGU. Hindi pa lubusang ipinagaganap ang Supreme Court decision. Pero hindi pwedeng hindi, di ba? They should implement it, illegal na yun. Tayo ay bansa na sumusunod sa batas. Kaya talaga dapat ipaganap. Dapat ipaganap. Nang sa ganoon, tayo ay tunay na umunlad. Ano? At lahat ay, sabi nga namin sa Batangas, lahat ay mamantikaan, makinabang. Ano? Hindi yung iilan lamang. Para dumami ang trabaho, para libreng pagamot, ha? Para talagang makapag-aral ang lahat. Meron pa tayong kung tawagin universal higher education, ha? Na libre pag pumasok ka sa mga government school. Ipaganap natin ito na tayo ay naiiwanan. Tayo ay naiiwanan. Papare yun kung meron pang utang ang government tapos hindi pa klaro yung katian ng function ng national sa LGU, hindi pa magkakaroon ng problema. Alam mo, sa totoo lang, klaro ito simula pa noong 1992. Klaro. Ang problema natin, pagpapaganap. Ito lang sa budget. Sinabi na ng Supreme Court, huwag niyong isasama sa appropriation. Simula pa noong 2004, sinasabi ko na sa kanila, huwag niyong isasama sa appropriation. Hindi niyo dapat take up niya sa Congress. Dahil automatic release siya. Ayun, sinasubmit pa rin ng executive at inilalagay pa rin as approved. Sabi naman na, automatic naman appropriation. Paano kung madelay ang inyo? Ibig niyo sabihin, hindi kayo magpapalabas ng pera para sa amin, bukuhan niyan. Paano kung mali ang computation niyo? In other words, may nakalagay kasi sa ligang batas, lahat na pananalapi na pumasok, bago mailabas, kailangan nasa appropriation. Na-approve ng Congress, pirmado ng Presidente. Yun, nandun totoo. Pero ang hindi nila binabasa ay susunod na paragraph na exempted. May mga exemption. Yung exemption na yun ang binigyan diin ng ating Korte Suprema at yun ang ating ipinaglaban. Since may budget na po ngayon, siguro yung transparency at accountability ng LGU dapat ma-jump ko natin. Malaking punto, malaking obligasyon, malaking pagpabantay, ingat sa mga aksyon. Tama yun. Ha? Ang naging problema, yung responsibilidad ibinigay pa since 1992. Ang Supreme Court, wala namang ibinibigay na bago . Bakit? Nandito na noon pa. Malaki na ang responsibilidad. Malaki na rin ang budget na ibinigay. Anong naging problema? Simple lang. Ibinigay yung lahat na responsibilidad, hindi ibinigay lahat na pondo. Yun lang. So, ang sabi lang ng Supreme Court, ibigay ang pondo, tapos na. Siguro ko, isa na lang. Paano po, klaro na mayroong malaking pondo ang LGU. Pero alam naman natin na hindi lahat ng LGU kayang gumastos ng ganong kalaki. Lalo na walang sapat na mga taong gagamitin at mga pag-aaral sa mga epektibong programa. Walang LGU na aayon sa inyo na ang ating mga tao ay na hindi na nangangailangan ng pondo. Wala na ayon. Kahit sa kang barangay, bayan, laging sila kulang ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kayo man, sa ating mga barangay, sa ating mga bayan, sa lalawigan, o dito sa Metro Manila, sa mga barangay, ang dami nanghihingi, walang makuha. Sino makakapagsabi na sapat na ang pinamimigay natin sa tao? Ngayon, sino dapat mamigay? Ang local government.
Yung ibig ko sabihin, pag meron kami pondo, hindi na may bibigay. Yun ang ganda ng local government sa mga tao. Pwede kaming katukan kahit ating gabi. Governor, sorry to interrupt. May mga tatlong nagtanong dito, journalist, nanonood via Zoom and Facebook Live. Ang tanong naman sa inyo, bago tayo bumalik sa budget and LGU, yun na sa headline sa mga dyaryo today, na yung controversial na chinichismis na charter change movement daw, may pinapasign daw nationwide na may kapalit na donation or regalo, ayuda na magsasign sa ano, People's Initiative daw sa charter change. Anong reaction nyo doon as a analyst of economy and politics? What is your stand about the controversial charter change now? Ang ating stand dyan, lahat ng Pilipino pwedeng magmungkahi kahit ano, basta legal. But yung process should be legal. Oo. Yung iba gusto magmungkahi, palitan. Yung iba, ang mungkahi nila, huwag palitan. Yung iba, palitan lang yung iba. Wala tayong problema doon. Basta, ang ating magiging problema kung gagamit ka ng masamang paraan. Basta legal process. Tayo we are a democratic society. Sir, may tanong din, anong political party nyo and anong plano ng political party nyo in the next election? Nasa PDP Laban daw kayo, sir. Ako ay member ng PDP Laban. Totoo ba na ang leader ng PDP Laban, former President Duterte, number one daw sa possible senatorial candidates? Kasi may lumalabas sa survey, number one siya. Mas nakakaalam kayo kaysa sa akin. Basta ang mahalaga nito, ako'y PDP at sinusulong ko ang mga mitiin, layunin ng PDP sa kabutihan ng bayan. Including LGU, ano, di ba? Ang PDP, one of the naniniwala kami sa federalism. Yes. Ang ibig sabihin ng federalism, para lamang payagan mo. Yes. Ang federalism, ang ibig sabihin, merong isang central government na humaharap sa suliraning pangkalahatan ng buong Pilipinas at saka sa lahat. Merong national government. At meron ding local government. Yun ang ibig sabihin ng federalism. Ano? Na kinikilala ang mga local government na katulong ng central government. Yun ang opposite doon sa federalism ay yung isa lang ang may control. Centralized. Yun ang ibig sabihin ang kakontra ng federal. Ano? Walang kinikilala yun. Basta kami ang in-charge sa lahat. Ang pondo lahat nasa amin. Ano? Ang federal, ang ibig sabihin, may central na may kanyang pondo at mga local governments na may kanila rin pondo. Yun ang ating konstitusyon na yun. Sa totoo lang, yan ang ating konstitusyon. Kung titingnan nyo ang ating konstitusyon, tayo ay federal. Basahin ang husay ang ating konstitusyon. Tayo ay federal. Yun lamang naman ang required eh. Kesa tayo ay bicameral, yung ibig sabihin, Senate at lower house. Ano? O unicameral, pwede kang federal na kahit nasa alis na lumaki. Ano? So, ang mahalaga ay isang central government na may pondong kanya at meron din tayong mga local government na may kanyang pondong. Ano? Yun ang mahalaga. Dahil may mga gawain. Ang maganda example nito military. Ano? Military. Merong gawain na dapat gumawa ang mga generals. Dahil mas marami silang karanasan, mas marami silang kaalaman. Pero napakadami na dapat din gawin na mas magaling ang mga sarhento. Disiplina ng mga tao sa squad, yung kanilang mga pagkain, yung kanilang... Hindi kaya ng mga general yun.
Yun ang ibig sabihin ng principle of subsidiarity at local autonomy dumating sa politika. Kung pwede na-mention nyo yung utang ng national government, magkano lang utang natin as of today? May malaki sobra. Alam nyo, sa totoo lang, ako ay local government. Hindi ko ayaw kong saklawan ang national issues. Pero nararamdaman lang namin sa local na talagang naghihirap ang mga tao dahil maraming pondo na dapat ibigay na hindi na ibibigay. No. Yun lang naman. Yes. May talang. Good morning po, Governor Madanas. Cathy Cruz po, I have three platforms. One is radio with former Butch Valdez. Yung tatay niya, ano niya, kasama niya doon. Yes, magkaibigan po sila ni Professor Butch. Opo, sa DZXL every Sunday, 7 to 9 po. Now, with Itos Valdez, yung anak na po niya yung kasama ko sa show. And of course, sa Katipunan Channel po, I have Tuklasin Natin. Talaga pong ganun yung ano yung mic na to. But I also have tuklasinnatin.net na online news naman po. Now, I have few clarifications lang po. One is, gusto ko lang pong malinaw dun sa approved annual budget ng ating bansa po, ilang percentage po ang share dapat ng government? LGUs. Ng LGU dun sa annual budget po, approved budget. And second, medyo nalito lang po ako dahil may binabanggit po kayo kanina na 60 billion hindi binigay ng past administration since 1995. Tapos may nabanggit din po kayo na in fact, January 1992, nagsimulang hindi binigay lahat ito. So medyo na-confuse lang po ako dun sa mga dates po na yon. Tapos I will also tackle DRPT kasi I talked to City Treasurer of Quezon City. Lagi pong binabanggit ang Mandanas Law. So, yun po yung gusto ko rin matackle din po para maging maliwanag. Go ahead. Gusto sagutin ko muna ito bago pumunta sa padalawang tanong. Ano? Ang kabahagi ng local government, ang basihan, hindi yung total budget. Yun ang unang po. Hindi yung total budget. Ang basihan, yun lang collection, yung national collection lang ng buwis. Yung total budget, kasama nga doon, kapag ng bagay ko kanina, yung ating mga utang. So, walang pakialam, walang kabahagi ang local government sa mga utang. Doon sa utang, walang share. Yes. Ang basihan ng kabahagi ay sa koleksyon ng national taxes. Okay. Noong una, bago magkaroon itong padalawang Mandanas-Garcia ruling, ang basihan ay hindi lahat na national taxes. Ang basihan noong una ay yun lamang national internal revenue taxes na more or less ay 80% ng lahat ng national taxes. Nung dumating ang Supreme Court decision sa pagtutulong naman ni Ted Garcia, ang sabi niya, dapat ang basihan hindi lamang national internal revenue taxes, kundi lahat na na national taxes. Okay, so simula noong 2019, nag-design ng Supreme Court yun ang basihan. So simula 2019, ang basihan na lahat ng national taxes. So yun ang basihan ng kabahagi ng local government. Hindi lahat ng national taxes. Okay, klaro na po yun at least. Tanong ko lang po, retroactive po ba to? From the day one na na-approve yung local government o
after lang ng 2019 Supreme Court final and executory decision. Okay, kaya simula 2019, pinalitan na ang local government code. Inalis na, kasi nung Supreme Court, alam naman nyo, yan eh, gumagawa rin ng batas. So, inamendahan na yun. Ah, at gusto ko lang bigyan din, ang ating konstitusyon, ano, was approved 1987. Okay? Nakalagay nga doon, ang share ng local government would be limited by the law. Yung law lumabas 1991. Ano? But effective 1992. At sabi ng batas noon, ang basis, that sabi ng constitution, local government should have share, comma, as determined by law. So, noong 1991, dinetermine ang law, which is local government. Ang basihan nito ngayon, yung determined by law, national internal revenue taxes lamang. Kasi it should be national as determined by law from the collection of national taxes. Okay? So, yun. Pasensya na kayo. Ako eh, paulit-ulit at ako eh talagang guro hanggang ngayon. Saka accounting expert pa rin ako. Kayo. Accounting ano? Expert. Oo. So, maliwanag na maliwanag eh. Hindi naman ito, you don't have to be a genius. Marunong ka na lang bumasa. At may intensyon kang sundin ang batas. Oh. Kaya nakita ko, simula pa noong 1992, hindi sinasamang lahat ang National Internal Revenue Taxes na basihan. So kailangan pa kayo makolekta? Kaya may collection pa tayo. Up to now? Up to now. Oh, yun po yung sinasabi nyo kanina na payable in 7 years. Yes. Po, tama po ba? Binabayo ka ba? Yung una kong nakita, binayaran ni Gloria Macapagal-Arroyo. Apo. Itong padalma kong nakita, ano, hindi pa binabayaran. Pero lahat po ng LGU may ganito within 7 years po nababayaran sa inyo. Yeah, itong ating konstitusyon at saka local government code, ito ay sakop lahat ng LGU. Okay. Lahat ng barangay, lahat ng municipality, lahat na lungsod, including mga lungsod sa Metro Manila, lahat. Paglilinaw na lang po. Lahat na lalawigan. Apo. Anong particular na agency? Is it DBM po ba ang pumipigil na ibigay ang dapat na automatico budget? Automatic release. Oo, automatic release. DBM po ba ang pumipigil? Oo, hindi na kailangan dumaan sa Congress. Hindi na kailangan isubmit ng executive sa Congress ang kabahagi ng local government. Maliwanag sa konstitusyon. Niliwanag pa ulit ng Supreme Court simula pa noong unang mong kaso. Eh, sinabi na yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa ginagawa. Last na lang po, pwede po ba ma-disclose nyo kung sino-sino pong city mayors or municipal mayors ang sumama na sa inyo noong dito sa Mandanas ruling na sumuporta na po sa inyo? At well, lahat naman sila. Lahat nakikinaba. Kaya lahat suportado. Wala naman tayo. Ang ating gusto suportahan ay ang batas. Hindi naman si Governor Dodo Mandanas. Ang gusto nating suportahan yung batas. Sapagkat yung batas, ito ang nakakatulong sa lahat. Ha? Yun ang gusto natin. Eh, sa totoo lang, ang Supreme Court ginawa pagkabagong interpretasyon, kailangan hindi retroactive, kailangan prospective. Ano? Kaya yung bahagi, yung new interpretation na kasamang lahat ang national taxes, it's a new interpretation of the Constitution. Sang-ayon ako sa Supreme Court na ito dapat prospective. Pero yung Mandanas case
yun sa akin, collection case lang yun. Collection lang. Dahil technical malversation eh. Pera yun ng mga local government ayon sa batas. Hindi binigay. Sir, ginamit ng national government ang pera ng local. Grabe. Paano nyo na-discover ito noon? Yung mga ibang governor, mayor, di ba nung magbilang? Ba't kayo lang, ang nagkaso? Lahat na yung mga. Ba't kayo lang malakas ang loob? Nag-file ng case against the national government? Ba't kayo lang ang may name na ruling? Yun lang ang, well, sanay naman tayo na may tama kailang ipaglaban. Pero bakit sila hindi? Dahil ang nahihirapan dito yung ating mga kababayan. Kahit hindi nila alam, sa to lang, ang ating mga kababayan, hindi ito. Pero para sa kanila, ipaglaban natin. Sir, last na po to. Gusto ko lang po maging maliwanag sa akin yung sa real property tax. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, kapag hindi nakapagbayad ng 10 years or more ang mga may-ari po ng lupa, hindi po nakapagbayad ng real property tax sa local government, ini-elite or ino-auction po ng local government. And karamihan po kasi, sabihin na natin, yung mga retired na, mga matatanda na, tapos sa mga anak, posibleng wala silang anak o kamag-anak, at hindi nababayaran. So, ano po ngayon ang... kasama po ba yon sa decision? Ito ay padalawang tanong na. Ano ha? Last na po. Kasi yung real property tax, una, hindi ito national tax. Ano? So, wala itong connection dito sa kabahagi ng local government sa collection ng national tax. Panibagong issue ito. And ito naman, yung real property tax, ito ay kung tawagin ay local tax. Ano? Ang namumulekta nito would be provincia, lungsod, at saka ang ating mga munisipyo. Ano? So, ito naman nakalagay sa local government code. So, ako bilang governor, namumuno sa isang lalawigan, ano, ng Batangas, sumusunod naman kami sa local government doon. Kaya kung ano sinasabi doon, sinusunod na lang namin. Ngayon, nakalagay doon, tama siya. Pag hindi ka nakabayad, aba kukunin niya ng gobyerno. O bahagi yun ng batas. Yun ay local. Local na yun. Pero binibigyan naman ng pagkakataon na sa loob ng isang taon, kung gusto ninyong magbayad, babihin ninyo, pwede naman. Pwede pa. At saka, kung hindi kayo makabayad yung isang taon, ipagbibili rin naman yun, pwede ninyong bilhin ulit. Ah, okay. Pwede ulit bilhin. Nangyayari naman yan. May priority pa yung former owner mauna sa point bili o everybody? Sa loob ng isang taon, siya ang may exclusive right. Siya lang, within hindi, 1 year. Yung iba hindi pwedeng bilhin. Siya lang sa loob na isang taon. Pero pagkalampas na isang taon, Everybody na. Ito lang. Meron ko bang klarong tariktiba ang national government o pagkakatas? Kung saan dapat mapunta ang malaking hangdan o porsyento ng malaking budget na inilalaan po sa LGUs? Meron bang partikular? Na inilalaan sa? LGUs. Meron bang partikular? Yes. Kung saan dapat mapunta? Meron bang instruction ng national government? Yes. Nasa konstitusyon. At saka nasa local government code na yun. Very clear. Ha? Halimbawa, yung 286 nakalagay, huwag mo itong babawasan. Hindi ka pwede mag-issue ng anumang circular o executive order para mabawasan mo ito. Yun din ang sabi ng Supreme Court. So, direct order yan. Direct order yan. I think ang ibig sabihin niya, mayroon bang say ang national government kung saan gagastusin ng LGU yun? Pera o hindi? Nakalagay na rin yun sa batas. Kailangan nila ibigay yan every quarter. Ah. At ito ang computation. Ito ang kabahagi ng lahat ng local government. Among the local governments, magkano ang tatanggapin ng mga lalawigan?
Hindi, yung pong particular na budget, na malaking budget na binigay sa LGU, meron bang order ang national kung yes. magkano ang dapat mapunta, saan malaking bahagi nito? Pagkano sa education, sa public works. Budgeting na yan. Yun naman ipinamamahala na sa local, kaya autonomy. Kasi ang pangangailangan ng isang bayan o isang lalawigan, halimbawa ng Batangas, kakaibang pangangailangan namin kaysa pangangailangan ng Davao Oriental. So, iba ang, kaya ang budgeting, kami ang mamahala, hindi ang national government. Pero ang national government, dahil ang local government ko, nagsasabi din na halimbawa, kailangan 20% ng inyong tinanggap, gamitin naman yun for infra. Ano? In other words, huwag naman yung ibigay lahat na ayuda. Gamitin nyo sa infra. Ano? Yun, sinasabi, hindi marunong gumamit ang local ng gano'n. Eh, ibig mo sabihin, hindi kami, eh, yung infra, kasama na dyan, yung mga part to market road at saka mga gano'n. Huh? So, mahirap sabihin na hindi nagagamit. Sinasabi, hindi namin kayang gamitin. Paano ba naman mangyayari yun? Siyempre, yes, itinanong rin sa akin, bakit kayo meron kong hindi ginagamit? Dahil, alam mo, sa pagpapaganap ng mga programa, kapares din ang national, kumisan, nakakabulilyaso yung mga kontraktor. Eh, bakit namin babayaran yun? May bulilyaso. Iyon ang ibig mo sabihin ng what? Hindi ka po. Oh. So, yun rin mo na po sa Media House Express na kasama buhay News Online. Yung po sa pinag-uutos ng Supreme Court na 60 million na ipamamahagi sa LGUs, magkano na po yung naibigay at meron po bang time frame para ibigay yung 60 million? Ito, bahagi yung 50 million. Halimbawa, kami, ang kabahagi namin eh ganito sa local. 3 billion, halimbawa lang, or 4 billion. Paano gagamitin yon? Depende na yun sa amin. Sa pangangailangan na nalubigan ng Batangas. Kami, minamahalaga ko ang pagtulong sa mga may sakit. O, nilagyan ko na kalahating bilyon sang-ayon ng aking sanggunian panlalawigan. Yun ang parang Congress namin. Hindi ako makakagawa ng walang sang-ayon ng aming sanggunian. Lahat naman. Provincial board? Oo. Ako, minamahalaga ko ang pagpapaaral. Halos kalahating bilyon din ang aking educational assistance. Yung iba, kakaiba. Mas pinahalagahan nila ang ibang bagay. Pero lahat kami, may utos ang batas, 20% kailangan ipagawa mo mga kalsada, mga buildings at gano'n. At least gano'n. Minimum 20%. 20%. Infrastructure. At saka meron din nakalagay, 5% kailangan gamitin mo for disaster risk mitigation. Meron din gano'n. Hindi naman kung ano na lang gusto mo. Ang national government, meron din, hindi naman national government, ang batas, meron din sinasabi. For example, 2% kailangan gamitin mo for gender. Sa mga babae, sa mga bata. In other words, may gano'n din. May 1% kailangan ibigay mo sa COA. Yung gano'n. Pero otherwise, depending na sa pangangailangan. Sabi ko nga, ang pangangailangan ng Batangas, kakaiba sa pangangailangan. Ilang tao ang Batangas, sir? Population? Ilang tao na tinitake care? Officially, mga 3.2 kami. So, totoo lang. Wow. Pero, ang butante namin marami. Dahil marami sa Batangas. Yun, tamo kung bakit kakaiba ang Batangas. Yes. Ang mga taga-Batangas, siguro 20% dito nagtatrabaho sa Metro Manila, sa Calabarzon. Yes. May bahay dito na po. So, hindi registered. Yes. Pag nagkakaroon ng yung population, yes, census, hindi na papabilang.
Pero pero sa registration, pagka naman sa voting, nandoon pa rin siya. Once a year. Oh. Election. Every 3 years. Kaya medyo... Yes. Alam mo yan, it's very... Yung mga survey-survey, kung minsan dapat mong i-adjust. For example, ang biggest contributor sa kung tawagin natin yung gross national product. Metro Manila. Halimbawa, 37%. Yes. Ang mga regions, binigyan din nila. Ang Batangas, 17%. Wow! Ang Calabarzon. Calabarzon, yes. 17%. Pero... Kayo daw ang chairman ng Calabarzon? Ako ang chairman ng Calabarzon. Ilang probinsya yan? Cavite? Lima. Five provinces. Oh, kaya Calabarzon yun, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. 17%. Calabarzon. Tawag 4A. Kasi dati kasama namin ang mga island provinces. Yung 4B, yun naman, Pampalayo, Mimaropa. Dahil nandito naman yung Mindoro, dalawang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Pinali sa'yo. Hindi na kasama ka lang. Region 4B. Yun ang inihiwalay. Pero dahil sobra daw ang laki ng Calabarzon. Totoo, sobra. Mas marami ang nagtatrabaho sa Calabarzon kaysa Metro Manila. Sir, mas malaki ang population ng Calabarzon kaysa Metro Manila. Sir, may chismis daw na yung kababayan niyo magiging next finance secretary since magaling kayo sa accounting and budget. Si Deputy Speaker daw. Galing ako sa accounting and budgeting, yes, pero sa chismis mahina ako. Mahina ako sa chismis. Yes. So, Did you do the official announce? Yes. Okay, cool. Oh, huh? May tanong pa. Yes. So, yun ang ating... Yes. May tanong pa. As governor po, ano pong aasahan sa inyo ng mga negosyante ngayon? Kasi, anong expectation ng mga tao sa Batangas this year? Siyempre, pag-iibayuhin pa natin. Ang pinag-ibayo pa natin. Ang pagpapaabot sa lahat ng kanilang pangangailangan. Sabi ko nga, yung pagpapagamot. Ano? Talagang, hanggang maaari, libre. Kung ibinibigay lamang ng national government, yung dapat nilang ibigay sa local government, libre talaga. Hindi lang naman sa Batangas, pati sa Manila, pati sa Quezon City, hindi ibinibigay. Sa business sector, sir, ano po ang aasahan nila? May mga perks po ba? Basta dun, sa mga businessman, sa mga entrepreneurs po, sa ano mga po yung mga perks na? Nakita natin, nagpapagawa tayo ang pamahalaan, ating tatandaan. Ito ay binibigyan ng pagkakataon na yung mga entrepreneurs ay gumanda ang buhay na makapagbigay ng trabaho. So, kami nasa infrastructure. Kaya nagpapagawa kami ng fish port. Nagpapagawa kami ng bagong ospital. Maraming ospital kami pinagagawa. Yung mga infra projects na magbibigay ng trabaho. Kaya marami kami, sabi ko nga sa Calabarzon, mas marami nagtatrabaho sa Calabarzon kaysa dito sa Metro Manila. Mas marami ang aming production. Pero, sa mga statistics, ang nakalagay, mas malaki pa ang kontribusyon ng Metro Manila. Bakit? Dahil yung mga nagre-report naririto. Yung mga head offices, naririto. Pero yung nagtatrabaho, nasa local, nasa region namin. Yun ang ibig ko sabihin na you have to appreciate, you have to study yung statistics mo. Huh? Sabi na yun, ganito lang ang walang trabaho. Paglalo ka sa mga NEDA, ito lang ang unemployed. Pero umikot ka. Totoo ba yun? Nung naging nasa gobyerno kayo 1978,
may impression ba kayo or memories of Bongbong Marcos and Amy at the time? O sobra silang bata pa at the time? Na-encounter niyo ba sa Malacanang or sa office ng nanay? Dahil then, alam mo naman ninyo, no, yung diniklarang martial law. Nag-aaral pa sila? Ang tawag sa mga yan, mga blue babies. Lahat ang mga yan pinalabas ng bansa. Ah! Kung anong ginagawa nila sa labas ng bansa, hindi ko na alam. Nakapokus tayo dito. Pero si Mrs. Marcos, you were working with her. She was maraming yes. ginawang infrastructure. Yun ang masasabi ko sa inyo, na si Mrs. Marcos, yes. natatrabaho ko sa kanya. Talagang nasa puso at ng damin ang kapakanaan ng ating mga mamamayan. Totoo ba sino ang nagsulong ng ating mga ito mga medical center natin, ng ating cultural center? Pagpapadami ng mga hotel na sa ganoon, eh, mas marami tayong tourist. Sino ang nagsulong ng mga livelihood center? Totoo din natutulog. Housing. Totoo din natutulog ba masyado si Mrs. Marcos? Natutulog naman. 4 hours lang daw. Totoo ba yan? Naniniwala ko ito. Nakikipag-work pa ba? Hating gabi? Nag-meeting pa ba? Tuloy-tuloy. Mahilig mo. Talagang sinusubaybay yan. Talagang full-time. Well, scale of 10. Scale of 10, nasa ngayon ng BBM administration. Ah, how do you rate the BBM administration in 1.5 years? From 1 to 10? Tanong niya. Rating. Wala akong masasabing katatayuan para magkumawa ng rating. Mahaga pa. Ako ay nasa local government. Yes. Ano? At yun, regional development tayo di ba na ako. Ano? Pero, magaling na. I mean, I cannot do it. Mas, siguro mas alam ninyo. Sorry, kamusta si former President Duterte? Pero masasabi ko sa inyo. Yes. Na ako nahahanda talagang tulungan ang ating administrasyon kahit gusto o hindi ng administrasyon ito. Gusto niyo tumulong? Okay. Economic development. Kailangan tulungan. Sir, sa pagpapaulad po ng buong Batangas, hindi po ba mako-compromise naman ang agriculture sector sa inyong probinsya? Kasi naalala ko po itong Cavite yata yun, yung kay Revilla, Lani Mercado po. Naubos na po yata lahat ng kanilang agricultural lands eh. Dahil naging commercial na po. So isa yun sa naging ano po ngayon sa lugar niya. So, in terms of Batangas, hindi naman po ba mako-compromise at kumusta po sa estado ng agriculture ang Batangas or tourism? Ang ating iisipin talaga, lahat tayo iisa. Para tayong halimbawa, katawan ng tao, merong ulo, merong kamay, may puso, meron ding puwit. Ano? Lahat may kanya-kanyang tungkulin. Kapag nawala yung isa, apektadong lahat. Ano? Hindi pwedeng, alimbawa, ang Batangas, sabi mo nga, kami, we only produce 20% of the rice that we eat. Umaasa Batangas kami. Batangas produce 20%. Umabasa ko. Kami, pinakamarami na feed mill. Dahil kami ang pinakamalaking production ng baboy, ng itlog, ng manok. Manok naman. Kaya biggest feed mill din? Oo, kami ang pinakamaraming manok ngayon na pinuproduce. Wow. Batangas. Sa mga lalawigan. Yes. Kami, wala ako. Kaya kami ang pinakamalaking feed mills. Pati na yung sa mga isda. Ano? Ano pinaka? Nagaling sa Taal Lake. Ano? So, yes. Pero sa peach, sa corn, yes. 5% lang kami. Kailangan tayong magtulungan. Hindi naman pwedeng lahat eh kamay o lahat eh paa. Ano ang pinaka-least developed towns ng Batangas na gusto niyo pa ipa-develop in the coming years? In the next few years, ninyo as well? Ngayon, ginagawa namin. Kaya kailangan tingnan mo anong maganda doon.
Ngayon, halimbawa, pinakamahirap. Yes. Kami ay may 34 na LGUs. Ano? Pinakamahirap. Yung bayanan Tuwi. Huh? Bayanan Tuwi. At saka Taisan, halimbawa. Bakit? Kasi lahat kami, marami kaming tubig along the coastline. Mahalaga kasi ang bay. Ang pinakamagandang bay, sa totoo lang, mas maganda kaysa Manila. Yes. Eh, Batangas. Alam naman natin yun. Batangas Bay. Yes. Kaya, nandiyan dyan ang pa. Maraming nagagawa na ang Batangas ay ASF Way, saka Red Blueprint. Actually, kung hindi siya, yan yung problema nila. O, bakit sila may problema? Batangas na wala daw ASF. Siyempre sa Tigris. Sumusunod kami sa batas. Dahil yan, national issue yan eh. So, nagpapalabas ang DA pag national issue. So, sumusunod kami. Yun lang naman eh. Yun, bayan ng kwenta. Sumusunod kami. May mga nagagalit, syempre, pero pasensya na lang. Dahil ang iniisip natin yung kabuuan ng buong Pilipinas. Ano? Yun ang mahalaga. Yung kabuuan ng Pilipinas. Kaya ako, ganun din ang paniniwala ko. I mean, maraming bagay na mas magaling ang Ilocos kaysa sa Batangas o mas magaling ang Bataan kaysa Batangas. At kailangan natin yan dahil sa tourism, number one, Cebu. Yes. Padalwa lang. Dahil napakadami nila talaga, nasa sentro sila eh. So lahat nadaan doon. Kamusta ang rank niya sa tourism? Kamusta ang rank ng Batangas sa tourism? Okay kami, number 2 kami sa tourism. Number 2. Pero ibang klase ng tourism. Kaya ang tourism, isa yan sa mga activities na devolved. Yung ibig sabihin, bahala ang mga local government. Dahil ang tourism is, we want to share our culture, our blessing, our tradition. Yun ang tourism eh. Eh magkakaiba. Ang attraction ng Boracay, iba sa attraction ng Batangas eh. O iba sa attraction ng Metro Manila. So, kailangan talaga i-devolve yan. Governor, anong top 5 attractions of Batangas for tourists? Whether Metro Manila or foreign tourists na you would encourage? Sa amin talaga, what we wanna share. Well, number 1, yung culture ng mga tao. Yes. Ano mga lugar? In terms of facility. Siyempre, along the Verde Island Passage. Number one. Kaya yung parang sa scuba diving, beaches, resorts. Ganun talaga. Yes. Number 2, noted kami sa religious tourism. Ah, yes. Kaya, you have the biggest. Pio. Yes. Padre Pio. So, ngayon, Monte Maria. The biggest statue of the Blessed Mother in the whole world. How big? Parang yung ating Verde Island Passage. It's the biggest concentration of marine lives all over the world. Talo natin ang Australia. Talo natin ang... Pero hindi binibigyan ng sapat na... Pero ngayon nakikita na. Yes. How big is the Virgin Mary statue? How... Kanong atas? It's 98 meters. Mas taller than the Statue of Liberty. Wow! 98 meters taller than... Oh. At saka yung laki, siguro triple ng Statue of Liberty. Wow! May tatlong elevator. At saka libre naman. Pumunta kayo doon, libre naman. It's a non-profit. Ipakita lang natin na talagang napakagaganda na nakuha natin sa ating bansa. Tayo talaga, talagang dapat taas loob kahit kanino ang Pilipino. So ito number 1. Number 2, do you want to add a few more tourist spots na pinagmamalaki ng Batangas? Yes, marami pa tayong dapat ibahagi. Una, sa kapwa natin Pilipino. Padalwa, siyempre yung mga foreign. Pero mahalaga muna tayo. Domestic tourism. Oh. Dahil marami tayong bagay na mas magagaling sa buong mundo. Sa totoo lang. Marami may magmamalaki. Kaya, alam niyo, sabi namin sa Batangas, mawala na ang aming yaman, huwag lamang ang aming yabang.
yung dignity natin. Yung dignity natin. Sir, sa back to politics, may nagte-text dito ng tanong taga journalist as a watching via Zoom. Kamusta na daw ang PDP laban? Sino mga leaders ninyo sa PDP laban? Aside from kayo. Sa totoo lamang ako'y kasapi. Pero umatid siya, active naman ako sa mga meeting. Siyempre, alam yes, mo muna si President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Yan ang nangunguna sa ako. Aming President. Yes. Si Pepito Alvarez. The former governor of Palawan. Oo, na ngayon ay congressman din ng Palawan. Magaling din. Puro matatalino pa. Katulad nyo. Ang Secretary General ay si Attorney Nery ng Bacoor City. So, sir, anong chance? Sa mga senador, senador. Merong tatlo ngayon na yes. Senador ang PDP laban. Yan ay si Bongo, si Senator Bato, at si Senator Tolentino. Okay. Sa mga congressman, dahil ng politika dito sa atin sa Pilipinas, yes. Dati mahigit na 100. Yes. Ngayon, sisiyam na lang. Ha? Wow! Siyam na lang. Sino yung mga sikat dyan? Sa siyam? Ano? Sino mga sikat na congressman? Siguro wala nang sikat. Siyam. Wow! Pero... ang mahalaga, matindi pa rin ang pagnanasang maglingkod sa bayan. Kayo ba sang-ayon na si former President Rodrigo Duterte ay tumagbo as senator and why or why not? Personal opinion niya lang. Kasi well, survey number one daw siya eh. May some surveys. Yun ang isa sa mga katangian masasabi ko ng PDP. Lahat na binibigyan ng pagkakataon na sila mismo ang magdesisyon. Yes. So kung anong desisyon ni former President Duterte, siyempre tatanggapin ba? Kailan yung last time na nakita siya, si former President? End of the year, nagpuan tayo nung isang buwan lang. Last month na? O nagkaroon ng pagpupulong. Sir, baka you can comment now on the case ng SMNI na sabi ni former President Rodrigo Duterte, bakit daw pinapahirapan ng NTRCB? Do you have any opinion about that? Para makikiusap. Ang nagtatalo doon, alam yes. Nasa Kongreso yun. Yes, Kongreso. Again, national naman, ayaw kong pakialaman yun. Yes. Dahil siyempre, bago ako makailangan, kailangan ko pag-aralan. Hindi ko pa napapag-aralan, sa totoo lang. You understand it. Yes. May tanong. Sir, may tanong sila. Yung mga rumors of supposed military destabilization, mga ganyan. What is your opinion in general or in particular? Or sa ngayon, narinig ko lang yan sa mga radio at sa mga TV. Yes. Pero nakikita ko ang mga ito parang national concern. Wala pa ako dyan. May advice pa kayo? Hindi ko kailan ang mga ito. Hindi ko kailan. Wait, ano, microphone. Paki, ano lang. Excited siya sa destabilization rumors. Kumusta na po yung industriya ng balisong sa Batangas? Yung balisong daw, nandiyan pa ba? Yung balisong ng Batangas? Ang balisong, yan ang sagisa ng aming lalawigan. Barangay yata yun, di ba? Na iyaan nakita nyo pag nakatiklog. Ay napakaganda. May mga ukit, may mga bato, may mga dekorasyon. Talagang pandekorasyon. Pero pag inyong binuksan, usapuan eh, pag kinakailangan na maglaban, ay makikita naman ninyong matikas at matulis at matalas. Kaya yan pa rin ang pinaka simbolo sa gisag ng mga Batangay, ang balisong. Sir, na-mention niyo po, naging teacher din po kayo. Oo, yes. Naging teacher sila sa college, sa De La Salle University. And paano niyo nabibigyan ng time yung panahon bilang ama ng lalaki? Ngayon, nagtuturo pa ba kayo? Hindi na. Sa ngayon, nagtuturo pa rin ako. Pero bilang governor. Hindi na siya sa eskwela? Sa totoo lang. Ang ating connected, ang nagtuturo sa inyo. Sa totoo lang.
Sir, napakan... Dahil, yung alimbawa, ito na lang ating Mandanas Garcia ruling. Kailangan ituro ko ito sa mga local government. Yes. Yun ang nakikinaman. Yes. Kailangan ituro natin ito sa mga kababayan natin. Ano reaction ng mga governor at mayor sa inyo nung nanalo kayo? Na-shock pa sila? Naging kakampi nyo? Ano sabi sa inyo? Na-shock pa sila? Na lahat na mali alam natuwa? Na maganda. Ano sabi nila sa inyo? Lahat sila? Siyempre, lahat eh, gusto mo. So sikat kayo sa mga mayor and governor nationwide yung pangalan ninyo. Paulit-ulit minimension pati sa City Hall daw. Lalo na sa City Treasurer. Lahat sa City Treasurer daw, paulit-ulit minimension, Mandanas ruling. Dahil talagang kailangan ito para talaga makatulong tayo sa ating mga kababayan. Saan kayo galing? Hindi pa masyadong nararamdaman ang ating mga kababayan. Ano? Mas alam ng ating mga kababayan ang mga kanta rito, mga Koreano singer eh. Okay. Interesting. Kaya kailangan tayo magturo. It's part and parcel of the duty of a leader na kailangan talagang magturo. Ano? Yun ang mahalaga sa lahat. So, sa politika, sir, ano na-realize ninyo sa... Ano pang dream ninyo for Batangas? Na progressive na siya, one of the most productive provinces in the country. Ano pang dream project niyo? Ano pang mga gusto niyo sana makita sa Batangas in the coming years? Well, simple lang, magpatuloy. Ipagpatuloy na makaangat ang ating mga kababayan. At isa pa, mapagpatuloy din naman ang mga taga Batangas na tumulong sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. Sa totoo lang, itong mga OFW, yes. Ano, na ngayon, alam ba niyo kung saan niya nagmula? Ah, sa inyo daw yata? Nagmula sa Batangas. Bakit? Siguro yung nakalimutan na. Pero, noong biglang nagmahal ang gasolina at diesel. Noong 1973. Noong 1973. Ano, yumaman ang mga taga Middle East. Sa Pilipinas, 100% ng fuel natin, diesel, galing sa Batangas. Nandun lang yung dalawang refinery, Shell at Caltex. So, ang mga taga Middle East, hindi naman masyadong marunong sa mga yan, sa mga refinery. Huwag yung kalimutan ang panahon yun, ang mga yan, puro Arabs na... So, Batangas yung unang pinadala. Wala naman choice. Siyempre yung mga Amerikano at mga French at mga European na nagpapatakbo nito, mga British, wala namang marunong kundi dito sa Pilipinas. Pati Singapore, wala naman ang mga yan. So, yun, napapunta doon. Kaya noon, doon ang dumami. Pagkatapos, nadala na rin yung pagdadala doon, syempre may mga domestic na kasama na rin. Dumami. Kaya kami sa Batangas, ang dami naming overseas Filipino workers. Na engineers. Pati Europe daw, marami. Oh. May isang town daw sa Batangas, puro Italy daw. Mabini. Oh. Mabini yun? Oh. Kasi yung mga Italians, marami doon engineers. Mahusay na engineers ang mga Italian. Sir. So, about Camilan case, sir, na kung saan sumugod ang driver. Camilan case. Ano case? Yung kaso ni Camilan, sir, yung beauty pageant. Oo. May isang Miss Philippines daw na pinatay yata sa Batangas. Kamusta na yung kaso daw? Camille daw pangalan. Ngayon sumugod na yung driver, sir. Ano masasabi niya? Yung sa to lang, yun ay issue ng PNP na ngayon. Ano? PNP na ang nakakaalam ng mga ito dahil hindi naman nawala sa Batangas yun, dito nawala sa Metro Manila. Dito nawala. Dito, dinala lang doon. Dinala lang sa Batangas. May follow-up. Sir, last question ko na talaga. Yes. Meron lang pong ano? Microphone.
Opo, may panawagan lang po yung mga tagabayan po ng Cuenca. Nag-text po kasi sa akin. Uy, sikat sa panadero ang Cuenca. Yes, actually po, sinusulong po ng isang councilor po dyan sa bayan po ng Cuenca na ideklara po na home of the bakers ng bayan po ng Cuenca sa Batangas. Ano po ang ano, sana raw po masuportahan nyo rin po ang na madeklara po ang bayan po ng Cuenca na home of the bakers. May suggestion? Lahat ng bayan natin, siyempre sinusuportahan natin. Ano? Ano ang daing ng Cuenca? Ano? Kung pwede daw i-declare daw sila as home of the bakers daw. Mga panadero. I-promote daw sila. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, ang mga taga-Batangas, ang tawag namin yung layas. Yung bang we go anywhere where you would be able to generate revenue. Kaya dito na lang sa Metro Manila. Sa Metro Manila, pinakamarami na independent, yung hindi bahagi ng mga chain, taga Cuenca. Diyan ang gagana, yung mga bakeries dito. Yes. May kadaw. Pati yung binilhan mo nito, taga Cuenca siguro may ari nito. Taga Laguna daw ito. Taga Laguna. Taga. Pero karamihan, nung una, nung naubos. Narinig ko puro Cuenca daw. Kaya yung Cuenca talaga, kung meron tayong one product, one town, iyan talaga ang Cuenca. At deklarado. Sa totoo lang, ang Cuenca, yes, meron ding kapares nito na tinapayan. Tinapayan, yes. Tinapayan dito sa Metro Manila. Meron din sila every Sunday. Kaya taga-Cuenca pala. Dahil talagang taga-Cuenca, pinakamaraming taga-Cuenca ang naririto sa Metro Manila, ang ginagawa bakery. Pati Taal sa inyo yan, di ba sikat naman sa Barong yata? Ang Barong ba yan? Taal ba yan? Barong Tagalog. Ano ba yan? Ang Alitagtag nung una. Ano? Yung Sorbitero, wala na lang ngayon. Maraming Sorbitero dito, kontrolado sa bukero ng mga Tagalog. Saan ang taga-Sorbitero? Alitagtag. Alitag-Sorbitero? Yung mga nagtitinda nung... Yes, kasada. Yes. Pero wala na ngayon nun. Noon. Wala. Yung Taal, Barong. Ang Taal, Barong Tagalog. In mga heroes. Yes. Tsaka additional information na lang din, Gov. Kasi ang Tanawan Batangas po in particular, nandyan din po pinakamalaking plantasyon po ng Lagundi. Pinakamalaking plantasyon po ng Lagundi na kung saan natatanging ang Pilipinas lang po ang klase ng Lagundi o species po ng Lagundi na nakakagamot po para po sa respiratory po. Na nakatulong po talaga nationwide sa ano po sa COVID-19. Galing. Marami kayong Sir, ano pang hiling ninyo sa national government about budget? Meron pa ba kayong hinihintay ngayon aside from utang na kailangan bigay sa lahat ng LGUs? Meron ba kayong request sa national government na ibilis yun? Paglabas ng budget or anything? Ang hinihiling natin, ipipaganap lamang yung mga batas. Lalo na yung nauukol sa... ang hindi mahirap tanggapin, nakikita ko, na national government, yung local government, malaking kabahagi ito ng executive branch. Ito ay bahagi ng pamahalaan na may ginagawang mga bagay na mas magaling gawin kaysa national. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing lahat ng national ang lahat ng bagay. Kaya kailangan mag-delegate, mag-devolve. Yun ang po, delegation. Ano? Yun ang ating hinihingi. At ito naman, ay hindi lang para sa mga lokal. Ang ginagawa ng mga lokal ay isa para sa buong Pilipinas. Yun ang nakakalimutan na parang hiwalay. Hindi. Tayo ay hindi hiwalay ang local at national. Tayo ay, kumbaga sa plato o bilao, yung local
nasa pilao pa rin, nasa plato pa rin. Kaya nga lang, nakabukod. Yun ang, sa Tagalog siguro, yung autonomy. Nakabukod lang tayo, hindi tayo hiwalay. Yung hindi tayo hiwalay. Yun ang pinakamahalaga. Na ituturing na nagkakaisa tayo. At yun naman ang tema ng administrasyon ito. Kaya kasama ako sa administrasyon ito. Ang isinusulong yung pagkakaisa, yung pagsasama-sama. Sir, na-mention yung pagkakaisa. Anong comment nyo about yung President and Vice President? Magkasama pa ba? Magkakaisa pa ba? Or may mga balita sa politika na may konting? Sa tingin ko magkasama. Sa tingin nyo magkasama pa rin? Magkasama ang Presidente at ang Vice President ng Pilipinas. Magkasama. I see it. Ano daw, may request daw ba kayo kay tanong ni Clarissa, may journalist na sabi daw, anong panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos tsaka bilang sa, LGU leader? Tsaka sa DBM po. DBM in particular. To President Bongbong Marcos in particular. Anong request nyo from the LGU side ng politics? Anong request nyo from the President? Ituring na tayo nagkakaisa at dapat imagtulungan. Sir, sa DBM po, Department of Budget. DBM, Department of Budget, hindi pala BBM. DBM, Department of Budget and Management, anong request niyo regarding release of budget, the schedule, anong request nyo sa Department of Budget? Isa lang, basahin at intindihin ang batas at sundin ang batas. Yun lang. Wala naman tayong, at yun naman dapat nilang gawin. Maybe we have to give one question from a special guest from Davao, si Mr. Peter Labinia. Isa sa magaling na leader ng Davao. Microphone, baka may tanong si Mr. Peter Labinia from Davao City. Wala, wala. Sige. Thank you for joining us. May tanong pa yata? Wala na po. Okay na. Oo. Picture na yung ano, coffee, yung ano, tinapay. Ang una kong ginawa at ano kong magsasama sa tayo, ay tinikman ko muna yung pandesal. Thank you, sir. At talaga, pasalamat sa paanyaya dito. Ay, may lunch tayo with the media, sir. Simple lunch. At pasalamat naman tayo sa, lalo na sa... Thank you. Matagal na kaibigan si Wilson. Matagal na talaga kami magkilala. Yes, ina-admire ko si Governor noon pa magaling na. Na nagkaroon ng pulong-pulong kapares dito. Dahil isa na namang napakagandang pagkakataon upang mapaliwanagan at malaman ng lahat kung paano talaga tayo magkaroon ng magandang pamahalaan. Lagi kong sa katapusan ay lagi kong inuulit yung nakasaad sa ating saligang batas. That with the help of God Almighty, lagi naman tayong ganun eh. Yes. Pati sa ating parunumpa sa harap ng batas. Laging maka-Diyos. Ano? Pero dapat makakapwa-tao. That we have to really establish a society that is just and really making and for the common good. And for the government. Tayo na lang. Kami. Na nasa pamahalaan. We should really establish a government that would embody the ideals and aspirations of the Filipinos. Because we have so much blessing that we could really use to develop for the common good. Yun lang. That ang aking pagnanasa ay making it also inclusive. Lahat na may kasali. Ano, hindi yung iilan lamang. Iilan na nakakatrabaho, iilan na nakapag-aral, marami naman dapat. Iilan na nakakapag-gamot. Ano? Of course, this is the idea, but this is our mission. Kaya sabi ko nga, this is my last term as governor of the province of Batangas. Dahil third term ko na ito. As a matter of fact, yes. It's third term of the second round. Wow! Pang-anim na kayo. Pang-anim na ito. Ano? So sabi nga, kahit pikit, kahit tulok, nagagawa ko ngayon. Mga tinalo dyan din yun noon, mga hikante, nalala ko. But the whole idea is, kulang pa rin. Yes. Na maabot ng lahat ang
Progress. Okay lang. Alam naman ng media, marami pa ang daing. At marami pa naman talaga tayong magagawa. Kaya alahan nga lamang natin, ay, sa totoo lang eh, ang kauna-unahan, eh, to be honest, yung turo sa atin ng grade school, ako yung public school eh, na natapos. Saka religious to kayo, at sir? At nakalagay sa aming school eh, at hinahanap ko lagi, honesty is the best policy. Correct. Hindi talaga eh. Padalwa, we really have to have capability, kakayahan naman. Hindi yung pwede na. Kailangan mag-aral talaga. At talagang isang puso yung pinag-aralan. We have to have that commitment to do it. And compassion with our people. Dedication. Kailangan din natin yan. At saka yung perseverance, hindi ningas kubos lang. Marami iningas kubos lang. That, all those things are very necessary. So that you would really be able to help our people to become yung totoong Pilipino. Yung sabi na, taas loob kahit kanino. Any plans sa Senate? Yes. May mga clamor for you to run for the Senate now. Marami na gusto. Ang mga taga-local government, eh gusto akong tumakbo for senator. Are you open to the invitation? Of course. Okay. Open akong maglingkod. Sir, may tanong pa pahabol kanina yung normalist na entertainment editor. May kababayan daw kayo na former governor nanalo, best actress sa MNFF, si Vilma Santos. Anong reaction niya daw? Nanalo yata siya best actress, di ba? Si Vilma Santos, Recto. Yeah, nanalo. Anong message niya for that? Anong sa panalo niya? Well, si Vilma naman ay tunay na superstar. Uh-huh. Kaya talagang inaasahan na manalo talaga. Talagang mahusay. Mayor siya when you were governor noon, di ba? Oh, at saka sa politika. Yes. She was a good mayor and she was a good governor. Ah, galing. As a matter of fact. Good mayor and good governor. Would you endorse her again as the next governor? May chismis? She might run again? Well, I don't know whether she will run or not. Kaya mahirap ko sabihin whether I will endorse her or not. Yes. Baka endorse ako na endorse, hindi naman pala natakbo. So you congratulate her for her... Pag nag-endorse pa ako dyan at tumakbo ko ng senator, ay baka mahirapan ako sa Batangas. May kalaban na iba. Sir, are you congratulating her for her victory sa movie niya? Yes. Proud ng Batangas. Sir, last and question. Really... Yun ang gusto natin, that really gives honor and recognition to the province of Batangas. Yun naman ang gusto natin sa dalawigan ng Batangas, na ituloy yung sa kasaysayan ng Pilipinas, na lagi naman meron tayong mga bayani na magiging huwaran. Hindi lamang huwaran, kundi nagbibigay ng lakas ng loob sa ibang Pilipino. Hindi lamang mga Pilipinong Batanggenyo. Kasi mabini na talagang itaas sa antas pagkilala sa mga Pilipino. Si ano, mabini. Napakasakit na naranasan ko ito noon eh, bago kulma ko sa politika. Yes. Na, kung minsan, hiyak-hiya akong gamitin ang aking passport pagpunta ko sa labas. Dahil sa nangyayari dito at ang tingin sa Pilipinas. Napakasakit. Ano? Kaya... kailangan natin ang mga huwaran nang manakakapagbigay ng pag-asa ito eh sa ating mga kabataan. Ano? Kailangan natin ngayon to inspire people, ang mga huwaran na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Nandiyan yung magaling na writer si Marlo. Baka may tanong ka, Mr. Dalisay. So kaya hindi pala. Akala ko yun. Sir, may isang tanong pa pala, sir, bago tayo matapos. Tanong ng mga panadero namin, anong paboritong palaman ninyo for pandesal sa Batangas? Kayo? Anong paboritong palaman for pandesal? Ano kayo? May kesong puti ba kayo? Mantikilya ba gusto nyo?
strawberry jam. Anong favorite niya, personal favorite? Alam mo, hindi lamang ang Batangas. Aha. Hindi lahat. Eh, ang daing haring at magkaroon kami ng pandesal. Anong magandang palamat? Mas magandang, kahit anong palamat. Aha. Totoo lang. May kapitin kayo, di ba? Sikat yung Batangas before, 100 years ago, kayo ang number one exporter ng Batangas. Sabi nga natin, ang bayan ng Cuenca, yan ang number one talaga sa tinapay. Tapos coffee, there was a time you were number one in the world. Lipa, totoo ba yan? Well, yung naubos ang kape sa buong mundo, kayo lang mayaman. Sa kaunahan, pagkakataon, ang Pilipinas naging number one. Coffee exporter daw. At ito lamang ay sa coffee. Ano? At yun naman ay sa Batangas lang. Yung Kapin Barako. Anong area yan? Sa Lipa? Sa Lipa. Lipa. Pero noon ang Lipa, malaki naman yung Lipa. Ngayon eh, medyo nakati-hati na. Pero Lipa talaga ang pinagmulan. Before na? Oh, at saka ngayon, masasabi natin, ang Lipa, ang pinakamalaking LGU. Ah, now? Sa buong Batangas, Lipa. Maundan. Mahusay ang pamamahala ng Lipa. Ang pinakamarami may trabaho. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We have a tradition dito sa Pandesal Forum na we will have pictures with the Pandesal. Pero before we do that, thank you very much again to the very outstanding Governor Dodo Mandanas na tama, matagal na baka di pa pinanganak ibang journalist dito. Kilala ko na si Governor na napakagaling na banker, economist, and a very outstanding businessman na napakaswerte, napakamapalat ang gobyerno ng Pilipinas na pumasok siya sa politika, pinasok niya ang politika, so dinala niya yung wisdom niya, yung efficiency niya, and yung business sabi niya to Batangas province and to the government. Thank you very much, Governor Dodo Mandanas, for sharing your ideas. Tsaka, sir, thank you for helping all the local government units all over the Philippines by fighting for the rights of LGUs, for the rightful share of the national budget, na direct daw to the grassroots. Buong gabi, rin-research ko yun. Ano ba ibig sabihin ng Mandanas ruling na parati natin naririnig? Nandito himself, the leader behind the Mandanas ruling, na the legal struggle you went through to get justice for the people. Thank you very much for your leadership. Thank you for the time ng media. Sir, may tradition tayo dito. You have to hold this and have a picture with that. Nakatayo na tayo, sir. Thank you very much, Sari. Thank you, Governor. Let's have simple lunch, sir, with the media. Sir, thank you very much. Siguro you'll excuse me for lunch. Yes. You can bring home this. Thank you. Thank you very much. Thank you, Governor. Ay, si Mr. Lamina, baka pwede mag-picture with me, sir. Then, okay lang. Thank you. Thank you. Sir, yung boss si former USEC, Boots Valdez. Nandito po kayo, nandito po ako, nakita ko po kayo.
Pwede na mag-start? Pwede na mag-start? Yes. Good morning, everyone. Welcome here to Pandesal Forum of 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. Today, ang guest natin is one of the best government leaders in the Philippines, a brilliant leader who not only excels in government service, but also outstanding business person before, brilliant banker, and also leader in the academe pala, na-research ko kagabi when you were years ago starting in La Salle, you were also an academic leader doon. It's an honor to welcome Batangas Governor Dodo Mandanas, kasi because of Governor Dodo Mandanas, narinig ko, and I will later ask along with the media, na halos dumoble ang budget of all the local government units nationwide, whether province, city, town, because of the effort of Governor Dodo Mandanas sa Supreme Court. That's why there is such a legal term na Mandanas ruling. Later on, let's ask him ano nangyari. Tinalo niya ang national government in a court case sa Supreme Court, enlarging the budget of the LGUs para direct to the grassroots ang public services faster. I will introduce short short introduction lang. Mahaba ang biodata niya, I compress it kasi he has done so much in his career. He is not just an outstanding governor of Batangas third term. He is also former congressman of Batangas, successful businessman. Graduate siya nung De La Salle University, first honors, and nag-master's degree from University of the Philippines, and went into banking and private sector and business corporations. He was also, during the government service niya, the first general manager of the Human Settlements Development Corporation in 1978 under late Ferdinand Marcos, the president that time. Then he also, later on we will elaborate and ask him more about yung connection niya to the Mandanas ruling of the Supreme Court regarding LGU's budget. This Mandanas ruling is a groundbreaking Supreme Court decision which highlights Governor Dodo Mandanas' unwavering commitment to empowering LGUs or local governments in the Philippines. Later on, i-explain niya, magtanong tayo, plus other national issues. Based sa research namin, the government budget this year is 5.768 trillion pesos. Let us ask him later on, gaano kalaki ang share ng LGUs there? Let us welcome and ask Governor Mandanas to give us his opening statement. Anything you want to share, Governor Dodo Mandanas, welcome here to Pandesal Forum. Marisa. Maraming salamat, Wilson. Si Wilson, matagal ko ng kaibigan. Bata pa yan. Kasama ko na. Nagsisimula pa lang yan. Yes, kaya kailan ako gaano kagaling si Governor noon pa? Kasama ko siya, tumutulong sa noon na sa private sector pa ako. I joined the government, officially, in 1978 when I became the first general manager of Human Settlements Development Corporation. The chairman was Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Wow, so paano kayo na-discover noon? Yeah, we had the projects of in food, we acquired the food terminal in Daguig, housing,
We only started that with the other members of the group. And well, even at the time, it was called Human Settlements. Now it's called the Department of Human Settlements and Urban Development, as they call it right now. So you could see the need of delivering basic services, food, housing, and even livelihood. So all of those were started before. And then, of course, before that, as I was in investment banking, and before that, really was in the academy. I was assistant professor at De La Salle University and became the associate dean in charge of the graduating commerce students. You were chairman also of the accounting department? Yes. Being a CPA, became the chairman of the Department of Accountancy and associate dean of College of Commerce and member of the Board of Trustees, actually, of De La Salle University. And in the process, I was studying also and had my master's in business administration in the University of the Philippines. That's why I was very eagerly and watching the last game of UAAP. Ang makalabang kasi Lasal at saka UP. Alumnus ako ng Lasal, alumnus din ako ng UP. Sabi ko, sino mong manalo? Panalo ako. Pero anyway, nanalo ang Lasal. Okay. So that's why it's very close ang teaching. Kaya actually part of being in government now, I became governor in 1995. And doon po nakita na really yung batas na nauukol sa local autonomy. Ang ibig sabihin nito, yung mga gawain na dapat gawin talaga ng mga lalawigan, lungsod, mga munisipyo at mga barangay, eh sila ang mas makakagawa ng mas magaling, more efficiently, more economically, more effectively than the national government. Meron din naman siyempre ang national government, mahusay sila sa foreign affairs, national planning, and the ones that would involve the whole country and health. Pero maraming bagay na ang local government ang mas malapit sa tao. Kaya ang basic health, halimbawa itong libreng pagamot, yan talaga kailangan inutos na ng batas, gawin na ng local. Siyempre yung mga national health issues, kapares nga ng COVID, national yon. Pero pag ang pinag-uusapan na, yung mga diabetes, yung mga individual, talagang kailangan local ang hihingan ng tulong. Lalong-lalo na sa mga ayuda. Lalong-lalo na rin sa pagpapaaral. Kaya ang Batangas, kami ngayon, tinutulungan namin dahil nag-increase ka ang aming budget, kaparis ng iba, we have, I think, the biggest number of scholars. We have more than 45,000. Gano'ng kalaki ang increase of LGU budget because kami, of your Batangas ruling? Nag-increase kami ng 2 billion. From originally? From originally kami, mga 3.7. Ngayon kami, yes. 5.8. Wow! Ito naman hindi lang Batangas. Yes. Dahil dito, nung una pa akong naging governor, nakita ko na kaagad na ang national government hindi ibinibigay lahat na dapat makuha ng mga local government. Nag-i-issue sila ng mga circulars, mga memorandum. So, yun kaagad, sabi ko, ipaglaban natin. Sa una ko palang pagsapi dito sa League of Provinces, nakita natin ito. So, pero sa totoong buhay, wala namang sumama sa akin noong panahon yun. Kaya sulo-solo akong nagabla. Pero nung manalo ka agad na nanalo ng 60 billion
which at that time our budget was only around 500 to 600 billion, kaya 10%, more or less. Noon, siyempre kasama ng lahat. Ano? So sumama ng lahat. Yung final and executory ruling na talagang hindi pwedeng bawasan yan through circulars and all, lumabas 2004. That was my last term as governor. And in recognition of President Gloria Macapagal Arroyo, so magaling talaga si pinaganap ka agad yun with Emilio Bongbonino. Magaling din yun. Pero dahil malaki at that time, yung more than 60 billion na hindi binigay ng past administration since 1995, hindi binigay, yun, kaagad ibinigay naman ni President Gloria. Pero because of the amount, we agreed that it will be given in installment, paiyakan, ano, not to affect the national budget. So, inawang 7 years to pay. Pumunta na ako sa Congress at that time. Naging member din ako ng Ways and Means. Ako ang naging chairman ako ng Ways and Means. Nakita ko na mas malaki pa ang hindi binibigay. Ang ibig sabihin nito, kasi nakalagay sa ating constitution, sa ligang batas, that we should, the local government, because of the default function, yung mga gawain paglilingkod na mas magaling gawin ng local. Yun nga, sabi ko nga, halimbawa yung mga social welfare na maibigay kung kanino. Hindi yung kung kanino binibigay. Agriculture. Nasa ganon yung mga fertilizer, mga hindi kapares ng mga nangyari na pati Metro Manila pagkakadami-dami fertilizer na ibinigay. Ano? Kaya, yun dapat gawin ng local government para talagang more effective, more efficient, more economical. Pero hindi ibinibigay lahat ang kabahagi. Sa constitution, nakalagay, local government units should receive their just share, tapos as determined by law. Noong una, ang kinikilalang batas, hanggang ngayon naman, yung local government code of 1991, which was implemented in January. Simula pa noong January 1992, hindi na ibinibigay lahat. Kasi ang basihan dapat lahat na kung tawagin ay national internal revenue taxes. Ang ating taxes, maraming klase. But 80% of all the national taxes are called national internal revenue taxes. Ano? Yung mga yon, ano included doon? Nakalista rin sa batas. Yung ating income tax, yung ating VAT, yung ating mga percentage tax, excise tax, estate tax, basta nakalista lahat, documentary stamps, nakalista ron. Pero ang ginagawa ng national government, hindi isinasamang lahat. Ang hindi na isasama from 20 to 25%. Kaya hirap na hirap, governor ako kaya alam, ano, na makapaglingkod kami ng sapat, mapaabot ang mga, sa mga nagugutom, sa mga walang trabaho, baka nagkakaroon pa ng sakuna, kaagad na ibibigay, ay layo-layo ng national government, bago makaabot siya sa local ang tagal. Ano? Kaagad, kaya dapat ibigay ang kabahagi. So, noong pa sa Congress, nag-pass na ako ng mga resolusyon, ipinaglabang ko na yan. Pero ang nangyari, tinanggal pa ako as chairman ng administrasyon. Sabi ko, bakit yun? Ito ang tama, nakalagay dyan. But tinanggal ako as chairman. Kaya nung itinanggal ako, nag-file ulit ako sa Supreme Court ng kaso. Paano kayo nanalo? Legally kasi tama kayo. Dahil napakaliwan, bakit nanalo?
maliwanag naman sa batas napalis na ito ang basihan. Okay, maliwanag din kung ano yung percentage. Ano? So, at inaamin naman nila eh, na talagang gusto lamang bawasan. Kasi sabi ko, yan, technical malversation ang tawag dyan. Ito, direct to the provinces and rural areas na nawawala yung budget. Oo. At how many years na yan? Simula pa noong 1992. Ah, so kung di ninyo final yung case, tuloy-tuloy yan, all these mistakes? Of course. Galing. Oo. Nung una kong nag-abla, wala akong kasama kahit. Yung padalwa naman. Oo. Oh. Wala akong kasama ang governor, pero nakadalwa akong mayor. Ah. At saka nakawalo ata akong barangay. Later nung panalo na kayo, andyan na lahat sila? Of course. Pero one year after, yes, yung dati ko kaklase sa Lasal, oh, governor naman siya ng Bataan. Si Ted Garcia. Ano first name? Si Ted Garcia. Ah. Ama ng present governor ngayon. Ah? Oo, nila Joe. At saka dalawang congress, at dalawang representative. Nagsalita na dito si Joe Ed pa yun. Joe Ed? Oo, nagsalita dito noon. Ah, nagsalita dito. Ah. So, ang father niya. Magkaklase kami sa Lasal. Wow. So, siya naman, dinagdagan pa niya. Ah. Ang kanya naman, yung Garcia, eh talagang ang gusto naman niya, hindi lang yung isamang lahat ang national taxes. Ah. Ah. At sinabi niya yung, kasi ang nakalagay nga sa ang nakalagay sa constitution, yes, eh, the local government should have a just share, comma, as determined by law. From the collection of national taxes. So sabi niya, it should be all national taxes. And to be determined lang by law, ay yung percentage. So it's semantics. Galing. Oh, pero, kinatigan ng Supreme Court. So, lumabas ang final and executory 2019. So, dalawang increase. Mandanas, at saka Garcia. How does it feel na nandun ang pangalan niya pa ulit-ulit in the legal, in the political, your name is always there? Well, sa tingin ko, it's really necessary so that, yes, our country would really develop para inclusive. Hindi yung nakikinabang lang eh, yung mga contractor, yung mga kailangan talaga malapit diretso sa tao at mabilis. Magagawa lang yon pag talagang yung makatarungan at legal na kabahagi ng local government ay ibibigay sa mga local government para mas madali. At makikita, mas madaling makita ng tao ang paggamit ng pananalapi ng bayan kung ang namumuno dito ay mga mayor, yung mga nasa national government, malayo, hindi nakilala. At isa pa, hindi naman elected, mapwera si presidente at si vice president. Ano? Yung mga senador at congressman. Ano? Kaya, yun, halimbawa, nakalagay din doon sa constitution, should be released automatically. Ah, hindi. Ibig sabihin noon, hindi na kailangan dumaan sa Congress. Ah, automatic na to. Automatic. Hindi na appropriated by Congress. Hindi na dapat i-appropriate. Bakit? Yeah. Pag in-appropriate mo yan, paano kung mali ang computation? Ibig mo sabihin, hindi mo bibigay sa nakalagay doon eh. Nakalagay sa constitution. Automatic release. Ha? At saka halimbawa madelay, mabuti dito sa mga nakaraang taon, hindi na di-delay ang pagpapasa ng budget. Ang ibig mo sabihin, mawawala ng kabahagi sa national taxes. Yes. Kaya sabi ng saligang batas, automatic ito. Ininterpret din ng Supreme Court. Yes. Dalawang beses. Yung una kong pagpapile na lumabas ng 2004 at itong padalawa na lumabas final executory 2019. Ano? Kailangan yan ibigay
ng tama. Otherwise, eh, pag dumaan pa yan sa Congress, eh baka kung ano pang mangyari dyan. Ano? Eh kailangan ito ng mga tao. So that lahat makinabang. Automatic. Eh yan, kaya nakita ko, na talagang dapat ipaganap na sa ganoon ang ating pamahalaan talagang makuha yung mithiin at masasabi natin na vision ng ating saligang batas. Ilang percent ang makukuha ngayon ng LGU out of the 5.78 trillion pesos? Ilang percent ang bibigay diretso to the LGU now? Ngayon, lumalabas ngayon, halos 30% of ito. Kasi yung ating budget, pangkaan sa inyong kaalaman at alam naman ninyo, hindi lamang yung national taxes. Yes. Kasama na doon yung inuutang. Ah, yes. Kasama doon? Kasama na doon sa inuutang natin. So in other words, yung 5.7, hindi yun lahat national taxes. Ah, may utang. Kasama na doon. At yun nga, isa pa. Ang ating bansa, pagkakalaki-laki ng utang. O nga sir, ano reaction niya dyan? Kaya makikita natin yung ating budget, yung gastusin natin. Yes, yes. Napakalaki na ng kagat sa dapat ipagdala sa ating bansa. Kailangan talaga mabawasan ito. Kailangan mabawasan ito. Sir, may mga tanong ng media. Kung paano. Sir, may mga tanong ng media for you. Are you okay to answer some questions? Yes. Okay, ha? Tayo naman ay sabi niyo, gagalit ko si Pen. Ah, yes, 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 sir. Yes, sir. May tanong. Oh, gusto na. Yes. Okay. May tanong sila. Ang galing niyo, ha, Governor. Lahat ng mga governor and mayor in the Philippines should thank you forever for defending their rights and the budget. Kaya naman, ito, last term ko na as governor. Nung una, pumunta ako sa Congress. Yes. Sir, may nagsasabi mag senator daw kayo, ah. Pero ngayon, ang mga local government, mas gusto. May senator daw. Mas senador na. I heard. Sila na daw ang mga kampanya. Kailangan daw nila ng LGU champion there. Kasi napakarami pa na kailangan ipagtanggol sa local autonomy. Ang isa dito, itong ating Universal Healthcare Act. Yes. Alam niyo, dapat talaga nasa batas na libreng paggamot para sa lahat. Wala pa yan. Saan kukuha ng pera? Ang PhilHealth. Pero ngayon, ang PhilHealth mahigit na 700 billion ang hindi na ipamimigay. Ha? Paano yan, sir? Ibig sabihin, ay utang pa. May nakalagay dyan. Kailangan ang ating Department of Health. Yes. Kailangan ibigay ito. Alam nyo, yan, na-devolve na rin kung tawagin. Ipinamahala na ngayon sa local health boards ng mga lalawigan. Dahil malapit eh. Malapit kami sa tao. Kaya alam namin, malapit kami sa mga ospital. Sa mga... So, yun. Hindi pa nagagawa. Yung PACOR at saka ang ating PCSO, nakalagay din sa batas. Batas yes, na ito, ha? Yes, nakalahati. Dapat sa inyo? Ibigay sa mga local health board. Hindi pa rin ginagawa. Wala pa. Yung batas ipinasa 2018. Totoo, nagkaroon COVID. Oh, siyempre, okay. Next 3 years, wala nangyari. Pero ngayon, 2004 na. Wala pa. May tanong, sir, si... Good morning, Gov. Yes. Zero from Haji, Pilipinas. Muna-muna akong kraso mga banda na sinuling mo. Matagal yung laban, di ba? Pero way back 2022, isa kayo sa mga nag-endorse sa tandem ng Marcos Duterte. Di ba? Isa kayo sa mga nag-endorse. Kayo ako muna. Pero during those period, ang Pangulo, ang Marcos Jr. ay hindi masyadong mag-ingay about banda na sinuling. Well, sa totoo lang, ang kauna-unahang nagpauso nung campaign ng yung bang mass attendance, alam naman nyo sa Batangas nag-umpisa yun, yung libu-libo. Ang unang rally daw nila doon sa inyo? Ang unang rally doon talaga. Simula noon, naging padamihan na ng tao ang mga rally. Ngayon, noong paman, kaagad sinabi ko na kay BBM, ako,
siyempre sa'yo. Ano ha? Pero ipaganap natin fully ang Supreme Court decision. Yun naman, nag-meeting naman siya nung nangangampanya sa mga mayors, sa mga governor, sa mga... Sabi niya, ipagaganap. Okay. Dati ho, may binabanggit doon na dapat magbayad ang national government ng around 500 MB ata, no? Sa LGU. Dapat ba ba itong singinin na andyan naman na ang magdana singinin? Sa totoo lang ngayon, malaki pa ang sisingilin. Utang pa may utang sa LGU. Hindi pa lubusang ipinagaganap ang Supreme Court decision. Pero hindi pwedeng hindi, di ba? They should implement it, illegal na yun. Tayo ay bansa na sumusunod sa batas. Kaya talaga dapat ipaganap. Dapat ipaganap. Nasa ganoon, tayo ay tunay na umunlad. Ano? At lahat ay, sabi nga namin sa Batangas, lahat ay mamantikaan, makinabang. Ano? Hindi yung iilan lamang. Para dumami ang trabaho, para libreng pagamot, ha? Para talagang makapag-aral ang lahat. Meron pa tayong kung tawagin universal higher education, ha? Na libre pag pumasok ka sa mga government school. Ipaganap natin ito na tayo ay naiiwanan. Tayo ay naiiwanan. Papare yun kung meron pang utang ang government tapos hindi pa klaro yung katilan ng function ng national sa LGU, hindi pa magkakaroon ng problema. Alam mo, sa totoo lang, klaro ito simula pa noong 1992. Klaro. Ang problema natin, pagpapaganap. Ito lang sa budget. Sinabi na ng Supreme Court, huwag niyong isasama sa appropriation. Simula pa noong 2004, sinasabi ko na sa kanila, huwag niyong isasama sa appropriation. Hindi niyo dapat take up niya sa Congress. Dahil automatic release siya. Ayun. Isinasubmit pa rin ng executive at dinilalagay pa rin as approved. Sabi naman na, ay automatic naman appropriation. Eh, paano kung madelay ang inyo? Ibig nyo sabihin, hindi kayo magpapalabas ng pera para sa amin, kukuha niyan. Paano kung mali ang computation nyo? In other words, may nakalagay kasi sa saligang batas, lahat na pananalapi na pumasok, bago mailabas, kailangan nasa appropriation. Na-approve ng Congress, pirmado ng Presidente. Yun, nandun totoo. Pero ang hindi nila binabasa ay susunod na paragraph na exempted. May mga exemption. Yung exemption na yan ang binigyan diin ng ating Korte Suprema at yun ang ating ipinaglaban. Since may budget na po ngayon, siguro yung transparency at yung accountability ng LGU dapat ma-jump ko natin. Malaking punto, malaking obligasyon, malaking pagpabantay, ingat sa koraksyon. Tama yun. Ha? Ang naging problema, yung responsibilidad ibinigay pa since 1992. Ang Supreme Court, wala namang ibinibigay na bago eh. Bakit? Nandito na noon pa. Malaki na ang responsibilidad. Malaki na rin ang budget na ibinigay. Anong naging problema? Simple lang. Ibinigay ang lahat na responsibilidad, hindi ibinigay lahat na pondo. Yun lang. So, ang sabi lang ng Supreme Court, ibigay ang pondo. Tapos na. Siguro ko, isa na lang. Paano po, klaro na mayroong malaking pondo ang LGU. Pero alam naman natin na hindi lahat ng LGU kayang gumastos ng ganong kalaki. Lalo na walang sapat na mga taong gagamitin at mga pag-aaral sa mga hindi mong problema. Walang LGU na aayon sa inyo na ang ating mga tao ay na hindi nangangailangan ng pondo. Wala na ayon. Kahit sa kang barangay, bayan, at laging sila kulang ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kayo man,
sa ating mga barangay, sa ating mga bayan, sa lalawigan, o dito sa Metro Manila, sa mga barangay, ay ang dami nanghihingi, walang makuha. Walang makuha. Sino makakapagsabi na sapat na ang pinamimigay natin sa tao? Ngayon, sino dapat mamigay? Ang local government. O, kaya ibig ko sabihin, pag meron kami pondo, hindi rin may bibigay. Yun ang ganda ng local government sa mga tao. Pwede kaming katukan kahit ating gabi. Wow. Governor, sorry to interrupt. May mga tatlong nagtanong dito, journalist, nanonood via Zoom and Facebook Live. Ang tanong naman sa inyo, bago tayo bumalik sa budget and LGU, yun na sa headline sa mga dyaryo today, na yung controversial na chinichismis na charter change movement daw, may pinapasign daw nationwide na may kapalit na donation or regalo, ayuda na magsasign sa ano, People's Initiative daw sa charter change. Ano reaction nyo doon as a analyst of economy and politics? What is your stand about the controversial charter change? Ang ating stand dyan, lahat ng Pilipino pwedeng magbungkahi kahit ano, basta legal. At ang but yung process should be legal. Oo. Yung iba gusto magbungkahi, palitan. Yung iba, ang mungkahi nila, huwag palitan. Yung iba, palitan lang yung iba. Wala tayong problema doon. Basta, ang ating may problema kung gagamit ka ng masamang paraan. Basta legal process. Oo. Tayo we are a democratic society. Sir, may tanong din, anong political party nyo and anong plano ng political party nyo in the next election? Nasa PDP Laban daw kayo, sir, diba? Ako ay member ng PDP Laban. Totoo ba na ang leader ng PDP Laban, former President Duterte, number one daw sa possible senatorial candidates? Kasi may lumalabas sa survey, number one siya. Mas nakakaalam kayo kaysa sa akin. Ano? Basta ang mahalaga nito, ako'y PDP at sinusulong ko ang mga mitiin, layunin ng PDP sa kabutihan ng bayan. Including LGU, ano, di ba? PDP. Ang PDP, one of the pioneers. Naniniwala kami sa federalism. Yes. Ang ibig sabihin ng federalism, para lamang payagan mo. Yes. Ang federalism, ang ibig sabihin, merong isang central government na humaharap sa suliraning pangkalahatan ng buong Pilipinas at saka sa lahat. Merong national government at meron ding local government. Yun ang ibig sabihin ng federalism. Ano? Na kinikilala ang mga local government na katulong ng central government. Yun ang opposite doon sa federalism ay yung isa lang ang may control, centralized. Yun ang ibig sabihin, ang kakontra ng federal. Ano? Walang kinikilala yun, basta kami ang in-charge sa lahat. Ang pondo lahat nasa amin. Ano? Ang federal, ang ibig sabihin, may central na may kanyang pondo at mga local government na may kanila rin pondo. Yun ang ating konstitusyon ngayon. Sa totoo lang, yan ang ating konstitusyon. Kung titingnan nyo ang ating konstitusyon, tayo ay federal. Kung basahin ang husay, ang ating konstitusyon, tayo ay federal. Yun lamang naman ang required eh. Kesa tayo ay bicameral, yung ibig sabihin, Senate at lower house. Ano? O unicameral, pwede kang federal na kahit nasa alis dalawa. Ano? So, ang mahalaga ay isang central government na may pondong kanya at meron din tayong mga local government na may kanyang pondong. Ano? Yun ang mahalaga. Dahil may mga gawain. Ang maganda example nito military. Ano? Military. Merong gawain
na dapat gumawa ay mga generals dahil mas marami silang karanasan, mas marami silang kaalaman. Pero napakadami na dapat din gawin na mas magaling ang mga sarhento. Ha? Disiplina ng mga tao sa squad, yung kanilang mga pagkain, yung kanilang mga... Hindi kaya ng mga general yun. Yun ang ibig sabihin ng principle of subsidiarity, ha? At local autonomy dumating sa politika. Kung pwede na-mention niyo yung utang ng national government, magkano lang utang natin as of today? May malaki yung sobra. Alam niyo, sa totoo lang, ako ay local government. Hindi ko ayaw kong saklawan ang national issues. Pero nararamdaman lang namin sa local na talagang naghihirap ang mga tao dahil maraming pondo na dapat ibigay na hindi na ibibigay. No. Yun lang naman. Yes. May talagang... Good morning po, Governor Madanas. Cathy Cruz po, I have three platforms. One is radio with former Butch Valdez. Yung tatay niya, ano niya, kasama niya doon. Yes, magkaibigan po sila ni Professor Butch. Opo, sa DZXL every Sunday, 7 to 9 po. Now, with Itos Valdez, yung anak na po niya yung kasama ko sa show. And of course, sa Katipunan Channel po, I have Tuklasin Natin. Talaga pong ganun yung ano yung mic na to. But I also have tuklasinnatin.net na online news naman po. Now, I have few clarifications lang po. One is, gusto ko lang pong malinaw dun sa approved annual budget ng ating bansa po, ilang percentage po ang share dapat ng government? Ng LGU dun sa annual budget po, approved budget. And second, medyo nalito lang po ako dahil may binabanggit po kayo kanina na 60 billion hindi binigay ng past administration since 1995. Tapos may nabanggit din po kayo na in fact January 1992 nagsimulang hindi binigay lahat ito. So medyo na-confuse lang po ako dun sa mga dates po na yon. Tapos I will also tackle DRPT kasi I talked to City Treasurer of Quezon City. Lagi pong binabanggit ang Mandanas Law. So, yun po yung gusto ko rin matackle din po para maging maliwanag. Go ahead. Sasagutin ko muna ito bago pumunta sa padalawang tanong. Ano? Ang kabahagi ng local government, ang basihan, hindi yung total budget. Yun ang unang po. Hindi yung total budget. Ang basihan, yun lang collection, yung national collection lang ng buwis. Yung total budget, kasama nga doon, kaparitan bakit ko kanina, yung ating mga utang. Ha? So, walang pakialam, walang kabahagi ang local government sa mga utang. Sa utang, walang share. Yes. Ang basihan ng kabahagi ay sa koleksyon ng national taxes. Okay. Noong una, bago magkaroon itong padalawang Mandanas-Garcia ruling, ang basihan ay hindi lahat na national taxes. Ang basihan noong una ay yun lamang national internal revenue taxes na more or less ay 80% ng lahat ng national taxes. Nung dumating ang Supreme Court decision sa pagtutulong naman ni Ted Garcia, ang sabi niya, dapat ang basihan hindi lamang national internal revenue taxes, kundi lahat na na national taxes. Okay, so simula nung 2019, nag-design ng Supreme Court yun ang basihan. So simula 2019,
ang basihan na lahat ng national taxes. So yun ang basihan ng kabahagi ng local government. Hindi lahat ng national taxes. Okay, klaro na po yun at least. Tanong ko lang po, retroactive po ba to from the day one na na-approve yung local government o after lang ng 2019 Supreme Court final and executory decision? Okay, kaya simula ng 2019, pinalitan na ang local government ko. Inalis na kasi nung Supreme Court, alam naman nyo, yan eh, gumagawa rin ng batas. So, inamendahan na yun. Ah, at gusto ko lang bigyan din, ang ating konstitusyon, ano, was approved 1987. Okay? Nakalagay nga doon, ang share ng local government would be limited by the law. Yung law lumabas 1991. Ano? But effective 1992. At sabi ng batas noon, ang basis, dahil sabi ng constitution, local government should have share, comma, as determined by law. So, noong 1991, dinetermine ang law, which is local government. Ang basihan nito ngayon, yung determined by law, national internal revenue taxes lamang. Kasi it should be national as determined by law from the collection of national taxes. Okay? So, yun. Pasensya na kayo. Ako eh, paulit-ulit at ako eh talagang guro hanggang ngayon. Saka accounting expert kayo. Accounting expert. Oo. So, maliwanag na maliwanag eh. Hindi naman ito, you don't have to be a genius. Marunong ka na lang bumasa. At may intention kang sundin ang batas. Oh. Kaya nakita ko, simula pa noong 1992, hindi sinasamang lahat ang National Internal Revenue Taxes na basihan. So kailangan pa kayo makolekta? Kaya may collection pa tayo. Up to now? Up to now. Oh, yun po yung sinasabi nyo kanina na payable in 7 years. Yes. Oh, tama po ba? Binabayo naman. Yung una kong nakita, binayaran ni Gloria Macapagal-Arroyo. Apo. Itong padalwa kong nakita. Oo. Ano? Hindi pa binabayaran. Pero lahat po ng LGU may ganito within 7 years po nababayaran sa inyo. Yeah, itong ating konstitusyon at saka local government code, ito ay sakop lahat ng LGU. Okay. Lahat ng barangay, lahat ng municipality, lahat na lungsod, including mga lungsod sa Metro Manila. Lahat. Paglilinaw na lang po. Lahat na lalawigan. Apo. Anong particular na agency? Is it DBM po ba ang pumipigil na ibigay ang dapat na automatico budget? Automatic release. Oo, automatic release. DBM po ba ang pumipigil? Oo. Hindi na kailangan dumaan sa Congress. Hindi na kailangan isubmit ng executive sa Congress ang kabahagi ng local government. Maliwanag sa konstitusyon. Niliwanag pa ulit ng Supreme Court simula pa noong unang mong kaso. Eh, sinabi na yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa ginagawa. Last na lang po, pwede po ba ma-disclose nyo kung sino-sino pong city mayors or municipal mayors ang sumama na sa inyo noong dito sa Mandanas ruling na sumuporta na po sa inyo? At well, lahat naman sila. Lahat nakikinaba. Kaya lahat suportado. Wala naman tayo. Ang ating gustong suportahan ay ang batas. Hindi naman si Governor Dodo Mandanas. Ang gusto nating suportahan yung batas. Sapagkat yung batas, ito ang nakakatulong sa lahat. Yun ang gusto natin. Eh, sa totoo lang, ang Supreme Court ginawa pagkabagong interpretasyon, kailangan hindi retroactive, kailangan prospective. Ano? Kaya yung bahagi, yung new interpretation na kasamang lahat ang national taxes
It's a new interpretation of the Constitution. Sang-ayon ako sa Supreme Court na ito dapat prospective. Pero yung Mandanas case, yun sa akin, collection case lang yun. Collection lang. Dahil technical malversation eh. Pera yun ng mga local government ayon sa batas. Hindi binigay. Sir, ginamit ng national government ang pera ng local. In other words. Grabe. Paano nyo na-discover ito noon? Yung mga ibang governor, mayor, di ba nung magbilang? Ba't kayo lang, ang nagkaso? Lahat na yung mga. Ba't kayo lang malakas ang loob? Nag-file ng case against the national government? Ba't kayo lang ang may name na ruling? Yun lang ang, well, sanay naman tayo na pag may tama, kailan ipaglaban. Pero bakit sila hindi? Dahil ang nahihirapan dito yung ating mga kababayan. Kahit hindi nila alam, sa to lang, ang ating mga kababayan, hindi ito. Pero para sa kanila, ipaglaban natin. Sir, last na po to. Gusto ko lang pong maging maliwanag sa akin yung sa real property tax. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, kapag hindi nakapagbayad ng 10 years or more ang mga may-ari po ng lupa, hindi po nakapagbayad ng real property tax sa local government, ini-elite or ino-auction po ng local government. Eh, karamihan po kasi, sabihin na natin, yung mga retired na, mga matatanda na, tapos sa mga anak, posibleng wala silang anak o kamag-anak, at hindi na babayaran. So, ano po ngayon ang, kasama po ba yon sa, decision? Ito ay padalawang tanong na, Last na po. Kasi yung real property tax, una, hindi ito national tax. So, wala itong connection dito sa kabahagi ng local government sa collection ng national taxes. Panibagong issue ito. And ito naman, yung real property tax, ito ay, kung tawagin, ay local tax. Ang namumulekta nito would be provincia, lungsod, at saka ang ating mga munisipyo. So, ito naman nakalagay sa local government code. So, ako bilang governor, namumuno sa isang lalawigan, ng Batangas, sumusunod naman kami sa local government code. Kaya kung ano sinasabi doon, sinusunod na lang namin. Ngayon, nakalagay doon, tama siya. Pag hindi ka nakabayad, kukunin niya ng gobyerno. Bahagi yun ng batas. Yun ay local. Local na yun. Pero binibigyan mo ng pagkakataon na sa loob ng isang taon, kung gusto ninyong magbayad, babihin ninyo, pwede naman. Pwede pa. At saka, kung hindi kayo makabayad yung isang taon, ipagbibili rin naman yun, pwede ninyong bilhin ulit. Pwede ulit bilhin. Nangyayari naman yan. May priority pa yun for my honor, mauna sa punyong bili o everybody. Sa loob ng isang taon, siya ang may exclusive right. Siya lang, within hindi, 1 year. Yung iba hindi pwedeng bilhin. Siya lang sa loob ng isang taon. Pero pagkalampas ng isang taon, Everybody na. Meron bang klarong direktiba ang national government o pagkakatas kung saan dapat mapunta ang malaking hangdan o porsyento ng malaking budget na inilalaan po sa LGUs? Meron bang partikular? Na inilalaan sa? LGUs. Meron bang partikular? Yes. Kung saan dapat mapunta? Meron bang instruction ng national government? Yes. Nasa constitution. At saka nasa local government code na yun. Very clear. Halimbawa, yung 286 nakalagay, huwag mo itong babawasan. Hindi ka pwede mag-issue ng anumang circular o executive order para mabawasan mo ito. Yun din ang sabi ng Supreme Court. So, direct order yan. Direct order yan. I think ang ibig sabihin niya, mayroon bang say ang national government kung saan gagastusin ng LGU yun? Pera o hindi?
Nakalagay na rin yun sa batas, kailangan nila ibigay yan every quarter. Ah. At ito ang computation. Ito ang kabahagi ng lahat ng local government. Among the local government, governments, magkano ang tatanggapin ng mga lalawigan? Yung pong particular na budget, na malaking budget na binigay sa LGU, meron bang na-order ang national kung yes, magkano kung dapat magkunta sa malaking bahagi nito? Pagkanyari sa education, sa public works. Budgeting na yan. Yun naman ipinamamahala na sa local. Kaya autonomy. Kasi ang pangangailangan ng isang bayan o isang lalawigan, halimbawa ng Batangas, kakaibang pangangailangan namin kaysa pangangailangan ng Davao Oriental. So, iba pa, kaya ang budgeting, kami ang mamahala, hindi ang national government. Pero ang national government, dahil ang local government ko, nagsasabi din na halimbawa, kailangan 20% ng inyong tinanggap, gamitin naman nyo for infra. Ano? In other words, huwag naman nyo ibigay lahat na ayuda. Gamitin nyo sa infra. Ano? Yun, sinasabi, hindi marunong gumamit ang local ng ganon. Eh, ibig ko sabihin, hindi kami, eh, yung infra, kasama na dyan, yung mga farm to market road at saka nga ganon. Huh? So, mahirap sabihin na hindi nagagamit. Sinasabi, hindi namin kayang gamitin. O paano ba naman mangyayari yun? Siyempre, yes, itinanong nyo sa akin, bakit kayo meron kong hindi ginagamit? Dahil, alam mo, sa pagpapaganap ng mga programa, kapares din ang national, kumisan, nagkakabulilyaso yung mga kontraktor. Eh bakit namin babayaran yun, may bulilyaso? Yun ang ibig ko sabihin ng what? Hindi ka po. General Raymond po sa Media House Express na kasama buhay news online. Yung po sa pinag-uutos ng Supreme Court na 60 million na ipamamahagi sa LGUs, magkano na po yung naibigay at meron po bang time frame para ibigay yung 60 million? Ito, bahagi yung 50 million. Halimbawa, kami, ang kabahagi namin eh, ganito, sa local, 3 billion, halimbawa lang, or 4 billion. Paano gagamitin yon? Depende na yun sa amin. Sa pangangailangan na nalubigan ng Batangas. Kami, minamahalaga ko ang pagtulong sa mga may sakit. Nilagyan ko ng kalahating bilyon sang-ayon ng aking sangguniang panlalawigan. Yun ang parang Congress namin. Hindi ako makakagawa ng walang sang-ayon ng aming sanggunian. Lahat naman. Provincial Board. Ako, minamahalaga ko ang pagpapaaral. Halos kalahating bilyon din ang aking educational assistance. Yung iba, kakaiba. Mas pinahalagahan nila ibang bagay. Pero lahat kami, may utos ang batas, 20% kailangan ipagawa mo mga kalsada, mga buildings, at gano'n. At least, gano'n. Minimum 20%. 20%. Infrastructure. At saka meron din nakalagay, 5% kailangan gamitin mo for disaster risk mitigation. Meron din gano'n. Hindi naman kung ano na lang gusto mo. Ang national government, meron ding, hindi naman national government, ang batas, meron ding sinasabi. For example, 2% kailangan gamitin mo for gender. Sa mga babae, sa mga bata. In other words, may gano'n din. May 1% kailangan ibigay mo sa COA. Yung gano'n. Pero otherwise, depending na sa pangangailangan. Sabi ko nga, ang pangangailangan ng Batangas, kakaiba sa pangangailangan. Ilan tao ang Batangas, sir? Population? Ilan tao na tinitake care? Officially, mga 3.2 kami. So, totoo lang. Wow. Pero, ang butante namin marami. Dahil, marami sa Batangas. Yun, tamo kung bakit kakaiba ang Batangas. Yes. Ang mga taga-Batangas, siguro 20%
dito nagtatrabaho sa Metro Manila, sa Calabarzon. Yes. May bahay dito, dito na po ba? So hindi registered. Yes. Now, hindi registered. Pag, pag nagkakaroon ng yung population. Yes. Census. Hindi na papabilang. Pero, pero sa registration, pagka naman sa voting, nandun pa rin siya. Once a year. Oo. Oh. Election. Every 3 years. Kaya medyo... Yes. Alam mo, it's very... Yung mga survey-survey, kung minsan dapat mong i-adjust. For example, ang biggest contributor sa kung tawagin natin yung gross national product. GDP. Oh, Metro Manila. Halimbawa, 37%. Yes. Ang mga regions, binigyan din nila. Ang Batangas, 17%. Wow! Sorry, ang Calabarzon. Calabarzon, yes. 17%. Pero... Kayo ito ang chairman ng Calabarzon? Ako ang chairman ng Calabarzon. Ilang provinces yan? Cavite? Lima. Five provinces. Oh, kaya Calabarzon yun, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. 17%. As tawag for A kasi dati kasama namin ang mga island provinces yung 4B yun naman Pampalayo eh, may Maropa dahil nandito naman yung Mindoro dalawang Mindoro Marinduque Romblon Palawan hindi na kasama region 4B yun ang inihiwalay. Pero dahil sobra daw ang laki ng Calabarzon. Totoo sobra. Mas marami ang nagtatrabaho sa Calabarzon kaysa Metro Manila. Sir, mas malaki ang population ng Calabarzon kaysa Metro Manila. Sir, may chismis daw na yung kababayan niyo magiging next finance secretary since magaling kayo sa accounting and budget. Si Deputy Speaker ng Galing ako sa accounting and budgeting yes. Pero sa chismis mahina ako. Mahina ako sa chismis. Yes. So did you be official announced? Yes. Oh, may tanong pa. Yes. So yun ang ating yes. May tanong pa. As Governor po, ano pong aasahan sa inyo ng mga negosyante ngayon? Kasi, anong expectation ng mga tao sa Batangas this year? Siyempre, pag-iibayuhin pa natin, pinag-ibayo pa natin ang pagpapaabot sa lahat ng kanilang pangangailangan. Sabi ko nga, yung pagpapagamot. Ano? Talagang, hanggang maaari, libre. Kung ibinibigay lamang ng national government, yun dapat nilang ibigay sa yes. Local government, libre talaga. Hindi lang naman sa Batangas, pati sa Manila, pati sa Quezon City, hindi ibinibigay. Sa business sector, sir, ano po ang aasahan nila? May mga perks po ba? Sa, basta dun, sa mga businessman, sa mga entrepreneurs po, sa ano mga po yung mga perks na? Nakita natin. Nagpapagawa tayo ang pamahalaan, ating tatandaan. Ito ay binibigyan ng pagkakataon na yung mga entrepreneurs ay gumanda ang buhay na makapagbigay ng trabaho. So kami nasa infrastructure. Kaya nagpapagawa kami ng fish port. Nagpapagawa kami ng bagong ospital. Maraming ospital tayo pinagagawa. Yung mga infra projects na magbibigay ng trabaho. Kaya marami kami, sabi ko nga sa Calabarzon, mas marami nagtatrabaho sa Calabarzon kaysa dito sa Metro Manila. Mas marami ang aming production. Pero sa mga statistics, ang nakalagay, mas malaki pa ang kontribusyon ng Metro Manila. Bakit? Dahil yung mga nagre-report naririto. Yung mga head offices, naririto. Pero yung nagtatrabaho, nasa local, nasa region namin. Yun ang ibig ko sabihin na you have to appreciate, you have to study yung statistics mo. Ha? Sabi na yun, ganito lang ang walang trabaho.
lalo ba sa mga NEDA, ito lang ang unemployed. Pero umikot ka. Totoo ba yun? Nung naging nasa gobyerno kayo 1978, may impression ba kayo or memories of Bongbong Marcos and Amy at the time, o sobra silang bata pa at the time? Well, na-encounter niyo ba sa Malacanang or sa office ni nanay? Dahil then, alam mo naman ninyo, no, idiniklara ang martial law. Nag-aaral pa sila? Ang tawag sa mga yan, mga blue babies. Lahat ang mga yan pinalabas ng bansa. Kung anong ginagawa nila sa labas ng bansa, hindi ko na alam. Naka-focus tayo dito. Pero si Mrs. Marcos, you were working with her. She was maraming yes. ginawang infrastructure. Yun ang masasabi ko sa inyo, na si Mrs. Marcos, yes. natatrabaho ko sa kanya. Talagang nasa puso at ng damin ang kapakanaan ng ating mga mamamayan. Totoo ba sino ang nagsulong ng ating mga ito mga medical center natin, heart ng ating cultural center, pagpapadami ng mga hotel na sa ganoon, mas marami tayong tourist. Sino ang nagsulong ng mga livelihood center, housing? Totoo hindi natutulog daw masyado si Mrs. Marcos? Natutulog naman. 4 hours lang daw. Totoo ba yan? Naniniwala ko ito. Nakikipag-work pa ba? Hating gabi? Nag-meeting pa ba? Tuloy-tuloy. Mahilig mo. Talagang sinusubaybay yan. Talagang full-time. Rob, scale of 10. Scale of 10, nasa ngayon ng BBM administration. How do you rate the BBM administration in 1.5 years? From 1 to 10? Tanong niya. Rating. Wala akong masasabing katatayuan para magkumawa ng rating. Mahaga pa. Ako ay nasa local government. Yes. Ano? At yun, regional development tayo di ba na po. Ano? Pero... Magaling na. Mas, siguro mas alam ninyo. Sorry, kamusta si former President Duterte? Pero masasabi ko sa inyo. Yes. Na ako nahanda talagang tulungan ang ating administrasyon kahit gusto o hindi ng administrasyon ito. Gusto yung tumulong. Okay. Economic development. Kailangan tulungan. Sir, sa pagpapaulad po ng buong Batangas, hindi po ba mako-compromise naman ang agriculture sector sa inyong probinsya? Kasi naalala ko po itong Cavite yata yun, yung kay Revilla, Lani Mercado po, naubos na po yata lahat ng kanilang agricultural lands dahil naging commercial na po. So isa yun sa naging ano po ngayon sa lugar niya. So, in terms of Batangas, hindi naman po ba mako-compromise at kumusta po sa estado ng agriculture? Mayroon po ba ng agriculture ang Batangas or tourism? Ang ating iisipin talaga, lahat tayo iisa. Para tayong halimbawa, katawan ng tao, merong ulo, merong kamay, may puso, meron ding puwit. Lahat may kanya-kanyang tungkulin. Kapag nawala yung isa, apektadong lahat. Hindi pwedeng, alimbawa, ang Batangas, sabi mo nga, kami, we only produce 20% of the rice that we eat. Umaasa Batangas kami, produce 20%. Umaasa ko. Kami, pinakamarami na feed mill. Dahil kami ang pinakamalaki ang production ng baboy, ng itlog, ng manok. Manok naman. Kaya biggest feed mill din? Oo, kami ang pinakamaraming manok ngayon na pinuproduce. Wow. Batangas. Sa mga lalawigan. Yes. Kami, wala ako. Kaya kami ang pinakamaraming feed mills. Pati na yung sa mga isda. Anong pinaka? Nagaling sa Taal Lake. Pero sa feed, sa corn, yes. 5% lang kami. Kailangan tayong magtulungan. Hindi naman pwedeng lahat kamay o lahat paa.
Ano ang pinaka-least developed towns ng Batangas na gusto niyo pa ipa-develop in the coming years, in the next few years in your hospital? Ngayon, ginagawa namin. Kaya kailangan tingnan mo ano maganda doon. Ngayon, halimbawa, pinakamahirap. Yes. Kami ay may 34 na LGUs. Ano? Pinakamahirap. Yung bayan ng Tuwi. Huh? Bayan ng Tuwi. At saka Taysan, halimbawa. Bakit? Eh, kasi lahat kami, marami kaming tubig along the coastline. Mahalaga kasi ang bay. Ang pinakamagandang bay, sa totoo lang, mas maganda kaysa Manila. Yes. Eh, Batangas. Alam naman natin yun. Batangas Bay. Yes. Kaya, nandiyan lang pa. Parang ginagawa na ang Batangas ay ASF-free, o bakit sila may problema, Batangas na wala daw ASF? Siyempre sa Tigris. Sumusunod kami sa batas. Dahil yan, national issue yan eh. So, nagpapalabas ang DA pang national issue. So, sumusunod kami. Yun lang naman eh. Yun, bayan ng kwenta. Sumusunod kami. May mga nagagalit, syempre, pero pasensya na lang. Dahil lang iniisip natin yung kabuuan ng buong Pilipinas. Ano? Yun ang mahalaga. Yung kabuuan ng Pilipinas. Kaya ako, ganun din ang paniniwala ko. I mean, maraming bagay na mas magaling ang Ilocos kaysa sa Batangas o mas magaling ang Bataan kaysa Batangas. At kailangan natin yan dahil sa tourism, number one, Cebu. Yes. Padalwa lang. Dahil napakadami nila talaga, nasa sentro sila eh. So lahat na daan doon. Kamusta ang rank niya sa tourism? Kamusta ang rank ng Batangas sa tourism? Okay kami, number 2 kami sa tourism. Number 2. Pero ibang klase ng tourism. Kaya ang tourism, isa yan sa mga activities na devolved. Yung ibig sabihin, bahala ang mga local government. Dahil ang tourism is, we want to share our culture, our blessing, our tradition. Yun ang tourism eh. Eh magkakaiba. Ang attraction ng Boracay, iba sa attraction ng Batangas eh. O iba sa attraction ng Metro Manila. So kailangan talaga i-devolve yan. Governor, ano top 5 attractions of Batangas for tourists? Whether Metro Manila or foreign tourists na you would encourage? Sa amin talaga what we wanna share. Well, number 1 yung culture ng mga tao. Yes. Ano mga lugar? In terms of facility. Or anong siyempre, mga lugar? Along the Verde Island Passage. Number one. Kaya yung parang sa scuba diving, beaches, resorts. Ganun talaga. Yes. Number 2, noted kami sa religious tourism. Ah, yes. Kaya, you have the biggest. Pio. Yes. Panuido. Ngayon, Monte Maria. At the biggest statue of the Blessed Mother in the whole world. How big? Parang yung ating Verde Island Passage. It's the biggest concentration of marine lives all over the world. Talo natin ang Australia. Talo natin ang... Pero hindi binibigyan ng sapat na... Pero ngayon nakikita na. Yes. How big is the Virgin Mary statue? How... Kano'ng atas? It's 98 meters. Mas taller than the Statue of Liberty. Wow! 98 meters? Oh, 98. Taller than... Oh. At saka yung laki, eh siguro triple ng Statue of Liberty. Wow! May tatlong elevator. At saka libre naman. Pumunta kayo doon, libre naman. It's a non-profit. Ipakita lang natin na talagang napakagaganda na nakuha natin sa ating bansa. Tayo talaga, talagang dapat taas loob kahit kanino ang Pilipino. So ito number 1. Number 2, do you want to add a few more tourist spots na pinagmamalaki ng Batangas? Yes, marami pa tayong dapat ibahagi. Una, sa kapwa natin Pilipino. Padalwa, siyempre yung mga foreign. Pero mahalaga muna tayo. Domestic tourism. Dahil
marami tayong bagay na mas magagaling sa buong mundo. Totoo lang. Marami may magmamalaki. Kaya, alam niyo, sabi namin sa Batangas, yes, mawala na ang aming yaman, huwag lamang ang aming yabang. Yung dignity natin. Yung dignity natin. Sir, sa Back to Politics, may nagtitext dito ng tanong taga journalist as I'm watching via Zoom. Kamusta na daw ang PDP laban? Sino mga leaders ninyo sa PDP laban? Aside from kayo? Sa totoo lamang, ako'y kasapit. Pero umatid siya, active naman ako sa mga meetings. Siyempre, alam yes, mo muna si President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Yan ang namumuna sa akin. Aming President. Yes. Si Pepito Alvarez. The former governor of Palawan. Oo, na ngayon ay congressman din ng Palawan. Magaling din. Puro matatalino ka. Katulad nyo. Ang Secretary General ay si Attorney Neri ng Bacoor City. So, sir, anong chance? Sa mga senador. Senador. Merong tatlo ngayon na yes, senador ang PDP laban. Yan ay si Bongo. Bongo. Si Senator Bato. Bato. At si Senator Tolentino. Okay. Sa mga congressman, dahil ng politika dito sa atin sa Pilipinas. Yes, yes. Dati, mahigit na 100. Yes. Ngayon, sisiyam na lang. Ha? Wow. Siyam na lang. Sino yung mga sikat dyan? Sa siyam. Ano? Sino mga sikat na congressman? Siguro wala nang sikat. Oo, siyam. Wow. Pero... ang mahalaga, natin, matindi pa rin ang pagnanasa maglingkod sa bayan. Kayo ba sang-ayon na si former President Rodrigo Duterte ay tumagbo as senator, and why or why not? Personal opinion niya lang. Kasi well, survey number one daw siya eh. May some surveys. Yun ang isa sa mga katangian masasabi ko ng PDP. Lahat na binibigyan ng pagkakataon na sila mismo ang magdesisyon. Yes. So kung anong desisyon ni former President Duterte, siyempre tatanggapin ba? Kailan yung last time na nakita siya, si former President? End of the year, nagkuhan tayo nung isang buwan lang. Last month na? O nagkaroon ng pagpupulong. Sir, baka you can comment tao on the case ng SMNI na sabi ni former President Rodrigo Duterte, bakit daw pinapahirapan ng NTRCB? Do you have any opinion about that? Parang nakikiusap. Ang nagtatalo doon, alam mo yes, nasa Kongreso yun. Yes, Kongreso. Again, national naman, ayaw kong pakialaman yun. Yes. Dahil siyempre, bago ako makailang, kailangan ko pag-aralan. Hindi ko pa napapag-aralan, sa totoo lang. You understand it? Yes. May tanong. Sir, may tanong sila. Yung mga rumors of supposed military destabilization, ganyan. What is your opinion in general or in particular? Or sa ngayon, narinig ko lang yan sa mga radio at sa mga TV. Yes. Pero nakikita ko ang mga ito parang national concern. Wala pa ako dyan. May advice pa kayo? Hindi ko kailan ang mga ito. Hindi ko kailan. Wait, ano, microphone. Ano lang. Baka na-excited siya sa destabilization rumors. Kumusta na po yung industriya ng balisong sa Batangas? Yung balisong daw, nandiyan pa ba? Yung balisong ng Batangas? Ang balisong, yan ang sagisa ng aming lalawigan. Barangay yata yun, di ba? Na iyaan nakita nyo pag nakatiklog, ay napakaganda. May mga ukit, may mga bato, may mga dekorasyon. Talagang pandekorasyon. Pero pag inyong binuksan, usapan eh, pag kinakailangan na maglaban, ay makikita naman ninyong matikas at matulis at matalas. Kaya yan pa rin ang pinaka simbolo sa gisag ng mga Batangay, ang balisong. Sir, na-mention niyo po, naging teacher din po kayo. Oo, yes. Naging teacher sila sa college, sa De La Salle University. And paano niyo nabibigyan ng time yung panahon bilang ama ng
Ah, ngayon, nagtuturo pa ba kayo? Hindi na. Sa ngayon, nagtuturo pa rin ako. But, pero bilang governor. Hindi na siya sa eskwela? Sa totoo lang. Ating correct, ako nagtuturo sa inyo. Sa totoo lang. Sir, napakal. Dahil, yung alimbawa, ito na lang ating Mandanas Garcia ruling. Kailangan ituro ko ito di sa mga local government. Yes. Yun lang ang nakikinaman. Yes. Kailangan ituro natin ito sa mga kababayan natin. Ano reaction ng mga governor at mayor sa inyo nung nanalo kayo? Na-shock pa sila? Naging kakampi nyo? Ano sabi sa inyo? Na-shock pa sila? Na lahat na mali alam natunga? Na maganda. Ano sabi nila sa inyo? Lahat sila? Siyempre, lahat eh gusto mo. So sikat kayo sa mga mayor and governor nationwide yung pangalan ninyo? Paulit-ulit minimension pati sa City Hall daw. Lalo na sa City Treasurer. Lahat na City Treasurer daw, paulit-ulit minimension, Mandanas ruling, Mandanas ruling. Dahil talagang kailangan ito para talaga makatulong tayo sa ating mga kababayan. Saan kayo galing? Hindi pa masyadong nararamdaman ang ating mga kababayan. Ano? Mas alam ng ating mga kababayan ang mga kanta rito, mga Koreano singer eh. Okay. Interesting. Kaya kailangan tayo magturo. It's part and parcel of the duty of a leader. Na kailangan talagang magturo. Ano? Yan ang mahalaga sa lahat. So, sa politika, sir, ano na-realize ninyo sa ano pang dream ninyo for Batangas? Na progressive na siya, one of the most productive provinces in the country. Ano pang dream project niyo? Ano pang mga gusto niyo sana makita sa Batangas in the coming years? Well, simple lang, magpatuloy. Ipagpatuloy na makaangat ang ating mga kababayan. At isa pa, mapapatuloy din naman ang mga taga-Batangas na tumulong sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. Sa totoo lang, itong mga OFW, yes. Ano, na ngayon, alam ba niyo kung saan niya nagmula? Ah, sa inyo daw yata? Nagmula sa Batangas. Bakit? Siguro yung nakalimutan na. Pero, noong biglang nagmahal ang gasolina at diesel. Noong 1970 daw? Noong 1973. Ano, yumaman ang mga taga Middle East. Sa Pilipinas, 100% ng fuel natin, diesel, galing sa Batangas. Nandun lang yung dalawang refinery, Shell at Caltex. So, ang mga taga Middle East, hindi naman masyadong marunong sa mga yan, sa mga refinery. Huwag nyo kalimutan ang panahon yun, ang mga yan, puro Arabs na... So, Batangas yung unang pinadala? Wala naman choice. Siyempre yung mga Amerikano at mga French at mga European na nagpapatakbo nito, mga British, wala namang marunong kundi dito sa Pilipinas. Pati Singapore, wala naman ang mga yan. So, yun, napapunta doon. Kaya noon, doon na dumami. Pagkatapos, nadala na rin yung pagdadala doon, syempre may mga domestic na kasama na rin. Dumami. Kaya kami sa Batangas, ang dami naming overseas Filipino workers na engineers. Pati Europe daw, marami. Oh. May isang town daw sa Batangas, puro Italy daw. Mabini. Oh. Mabini yun? Oh. Kasi yung mga Italians, marami doon engineers. Mahuhusay na engineers ang mga Italian. Sir. So, about Camilan case, sir, na kung saan sumugo ng driver. Camilan case. Ano case? Yung kaso ni Camilan, sir, yung beauty pageant. May isang Miss Philippines daw na pinapayata sa Batangas. Kamusta na yung kaso daw? Camille daw pangalan. Ngayon sumugo na yung driver, sir. Ano masasabi niyo? Yung sa to lang, yun ay issue ng PNP na ngayon. Ano? PNP na ang nakakaalam ng mga ito dahil hindi naman nawala sa Batangas yun, dito nawala sa Metro Manila. Dito nawala. Dito, dinala lang doon. Dinala lang sa Batangas. Ayun,
May follow-up, ipagdala. Yes. Last question ko na talaga. Yes. Meron okay. lang pong ano... Microphone. Opo, may panawagan lang po yung mga tagabayan po ng Cuenca. Nag-text po kasi sa akin. Uy, sikat sa panadero ang Cuenca. Yes. Actually po, sinusulong po ng isang councilor po dyan sa bayan po ng Cuenca na ideklara po na home of the bakers ng bayan po ng Cuenca sa Batangas. Ano po ang ano, sana raw po masuportahan nyo rin po ang na madeklara po ang bayan po ng Cuenca na home of the bakers. May suggestion? Lahat ng bayan natin, siyempre sinusuportahan natin. Ano ang daing ng Cuenca? Kung pwede daw i-declare daw sila as home of the bakers daw. Mga panadero Pilipino. I-promote daw sila. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, ang mga taga-Batangas, ang tawag namin ni layas. Yung bang we go anywhere where you would be able to generate revenue. Kaya dito na lang sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Pinakamarami na independent, yung hindi bahagi ng mga chain. Taga Cuenca. Diyan ang gagana, yung mga bakeries dito. Yes. Siguro, may kadaw. Pati yung binilhan mo nito, taga Cuenca siguro may ari nito. Taga Laguna daw ito. Taga Laguna. Taga. Pero karamihan, nung una, nung naubos. Narinig ko puro Cuenca daw. Kaya yung Cuenca talaga, kung meron tayong one product, one town, yan talaga ang Cuenca. At deklarado. Sa totoo lang, ang Cuenca, yes. Meron ding kapares nito na tinapayan. Tinapayan, yes. Tinapayan dito sa Metro Manila. Meron din sila every Sunday. Kaya the media. Taga-Cuenca pala. Dahil talagang taga-Cuenca, pinakamaraming taga-Cuenca ang naririto sa Metro Manila, ang ginagawa bakery. Pati Taal sa inyo yan, di ba? Sikat naman sa Barong yata. Ang Barong ba yan? Taal ba yan? Barong Tagalog. Ano ba yan? Ang alitagtag nung una, yung sorbitero, wala na lang ngayon. Maraming sorbitero dito, kontrolado sa sorbitero ng mga Tagalog. Saan ang taga-sorbitero? Alitagtag. Alitag-sorbitero? Yung mga nagtitinda ng... Yes, masada, yes. Pero wala na ngayon nun. Noon. Wala. Yung Taal, Barong. Ang Taal, Barong Tagalog. In mga heroes. Yes. Tsaka additional information na lang din, Gov. Kasi ang Tanawan Batangas po in particular, nandyan din po ang pinakamalaking plantasyon po ng Lagundi. Pinakamalaking plantasyon po ng Lagundi na kung saan natatanging ang Pilipinas lang po ang klase ng Lagundi o species po ng Lagundi na nakakagamot po para po sa respiratory po. Na nakatulong po talaga nationwide sa sa COVID-19. Galing. Marami kayong Ano pang hiling ninyo sa national government about budget? Meron pa ba kayong hinihintay ngayon aside from utang na kailangan bigay sa lahat ng LGUs? Meron ba kayong request sa national government na ibilis yun? Paglabas ng budget or anything? Ang hinihiling natin, ipaganap lamang yung mga batas. Lalo na yung nauukol sa... ang hindi mahirap tanggapin, nakikita ko, na national government, yung local government, malaking kabahagi ito ng executive branch. Ito ay bahagi ng pamahalaan na may ginagawang mga bagay na mas magaling gawin kaysa national. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing lahat ng national ang lahat ng bagay. Kaya kailangan mag-delegate, mag-evolve. Yun ang po. Delegation. Yun ang ating hinihingi. At ito naman, ay hindi laang para sa mga lokal. Ang ginagawa ng mga lokal ay isa para sa buong Pilipinas. Yun ang nakakalimutan na parang hiwalay. Hindi. Tayo ay hindi hiwalay ang local at national.
tayo kumbaga sa plato o bilao, yung local, nasa bilao pa rin, nasa plato pa rin. Kaya nga lang, nakabukot. Yun ang, sa Tagalog siguro, yung autonomy. Nakabukod lang tayo, hindi tayo hiwalay. Yung hindi tayo hiwalay. Yun ang pinakamahalaga. Na ituturing na nakakaisa tayo. At yun naman ang tema ng administrasyon ito. Kaya kasama ako sa administrasyon ito. Ang isinusulong yung pagkakaisa, yung pagsasama-sama. Sir, na-mention yung pagkakaisa. Anong comment niyo about yung President and Vice President? Magkasama pa ba? Magkakaisa pa ba? Or may mga balita sa politika na may konting? Sa tingin ko magkasama. Sa tingin niyo magkasama pa rin? Magkasama ang Presidente at ang Vice President ng Pilipinas. Magkasama. I see it. Ano daw, may request daw ba kayo kay tanong ni Carissa, may journalist ang sabi daw, anong panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos bilang LGU leader? Tsaka sa DBM po. DBM in particular. To President Bongbong Marcos in particular. Anong request nyo from the LGU side ng politics? Anong request nyo from the President? Ituring na tayo nagkakaisa at dapat magtulungan. Sir, sa DBM po, Department of Budget. DBM, Department of Budget, hindi pala DBM. DBM, Department of Budget and Management, anong request niyo regarding release of budget, the schedule, anong request nyo sa Department of Budget? Isa lang, basahin at intindihin ang batas at sundin ang batas. Yun lang. Wala naman tayong, at yun naman dapat nilang gawin. Maybe we have to keep one question from a special guest from Davao, si Mr. Peter Labinia. Isa sa magaling na leader ng Davao. Microphone, baka may tanong si Mr. Peter Labinia from Davao City. Wala. Sige. Thank you for joining us. May tanong pa yan. Wala na po. Okay na. Picture na yung coffee, yung tinapay. Ang una kong ginawa at ano kong magsasama sa tayo ay tinikman ko muna yung pandesal. Thank you, sir. At talaga, pasalamat sa paanyaya dito. Ay, may lunch tayo with the media, sir. Simple lunch. At pasalamat naman tayo sa lalo na sa matagal na kaibigan si Wilson. Matagal na talaga kami magkakilala. Yes, ina-admire ko si Governor noon pa magaling na. Na nagkaroon ng pulong-pulong kapares dito. Dahil isa na namang napakagandang pagkakataon upang mapaliwanagan at malaman ng lahat kung paano talaga tayo magkaroon ng magandang pamahalaan. Lagi kong sa katapusan ay lagi kong inuulit yung nakasaad sa ating saligang batas. That with the help of God Almighty, lagi naman tayong ganun eh. Pati sa ating parunumpa sa harap naman, laging maka-Diyos. Pero dapat makakapwa-tao. That we have to really establish a society that is just and really making and for the common good and for the government. Tayo na lang, kami, na nasa pamahalaan. We should really establish a government that would embody the ideals and aspirations of the Filipinos. Because we have so much blessing that we could really use to develop for the common good. Yun lang. That, ang aking pagnanasa ay making it also inclusive. Lahat na may kasali. Hindi yung iilan lamang. Iilan na nakakatrabaho, iilan na nakapag-aral. Marami naman dapat. Iilan na nakakapag-gamot. Of course, this is the idea, but this is our mission. Kaya sabi ko nga, this is my last term as governor of the province of Batangas. Dahil third term ko na ito. As a matter of fact, yes, it's third term of the second round. Wow! Pang-anim na kayo. Pang-anim na ito. So sabi nga, kahit pikit, kahit tulok, nagagawa ko na yan. Mga tinalo dyan din yun noon, mga hikante, nalala ko.
But the whole idea is kulang pa rin. Yes. Na maabot ng lahat ang pangangailangan. Eh, alam naman ang media, marami pa ang daing. At marami pa naman talaga tayong magagawa. Kaya halangan nga lamang natin ay sa totoo lang eh, ang kauna-unahan eh, to be honest, yung turo sa atin ng grade school, ako yung public school eh, na natapos. Sa religious to kayo, at sir? At nakalagay sa aming school eh, at hinahanap ko lagi, honesty is the best policy. Correct. Hindi talaga eh. Padalwa, we really have to have capability, kakayahan naman. Hindi yung pwede na. Kailangan mag-aral talaga. At talagang isa puso yung pinag-aralan. We have to have that commitment to do it. And compassion with our people. Dedication. Kailangan din natin yan. At saka yung perseverance, hindi ningas kubos lang. Marami iningas kubos lang. That, all those things are very necessary. So that you would really be able to help our people to become yung totoong Pilipino. Yung sabi nga, taas loob kahit kanino. Bro, last letter. Any plans sa Senate? Yes. May mga clamor for you to run for the Senate. Marami na gusto. Ang mga taga-local government, eh gusto akong tumakbo for senator. Are you open to the invitation? Of course. Okay. Open akong maglingkod. Sir, may tanong pa pahapon kanina yung normalist na entertainment editor. May kababayan daw kayo na former governor na nanalo best actress sa MMFF si Vilma Santos. Anong reaction niya daw? Nanalo yata siya best actress, di ba? Si Vilma Santos, Recto. Anong message niya for that? Anong sa panalo niya? Well, si Vilma naman ay tunay na superstar. Uh-huh. Kaya talagang inaasahan na manalo talaga. Talagang mahusay. Mayor siya when you were governor noon, di ba? Oh, at saka sa politika. Yes. She was a good mayor and she was a good governor. Ah, galing. As a matter of fact. Good mayor and good governor. Would you endorse her again as the next governor? May chismis? She might run again? Well, I don't know whether she will run or not. Kaya mahirap kong sabihin kung ito ay endorse her. Yes. Baka endorse ako na endorse, hindi naman pala natakbo. So you congratulate her for her... Pag nag-endorse pa ako dyan at tumakbo ko ng senator, ay baka mahirapan ako sa Batangas. May kalaban na iba. Sir, are you congratulating her for her victory sa movie niya? Yes. Proud ng Batangas. Sir, last and question. Really... Yun ang gusto natin, that really gives honor and recognition to the province of Batangas. Yes. Yun naman ang gusto natin sa dalawigan ng Batangas, na ituloy yung sa kasaysayan ng Pilipinas, na lagi naman meron tayong mga bayani na magiging huwaran. Hindi lamang huwaran, kundi nagbibigay ng lakas ng loob sa ibang Pilipino. Hindi lamang mga Pilipinong Batanggenyo. Kasi mabigit na talagang itaas sa antas pagkilala sa mga Pilipino. Si ano, Mabini. Napakasakit na naranasan ko ito noon eh, bago ko lumang sa politika. Yes. Na, kung minsan, hiyak-hiya akong gamitin ang aking passport pagpunta ko sa labas. Dahil sa nangyayari dito at ang tingin sa Pilipinas. Napakasakit. Ano? Kaya, kailangan natin ang mga huwaran nang manakakapagbigay ng pag-asa ito eh sa ating mga kabataan. Ano? Kailangan natin ngayon to inspire people. Ang mga huwaran na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Nandiyan yung madaling na writer, si Marlo. Baka may tanong ka, Mr. Dalisay. So kaya, hindi pala. Akala ko yun. Sir, may isang tanong pa pala, sir, bago tayo matapos. Tanong ng mga panadero namin, anong paboritong palaman ninyo from Pandesal sa Batangas? Kayo? Anong paboritong palaman for Pandesal? Ano? Kayo?
May kesong puti ba kayo? Mantikilya ba gusto nyo? Strawberry jam? Anong favorite niya, personal favorite? Alam mo, kayo? Hindi lamang Batangas. Aha. Hindi lahat. Eh, aha. Ang daing haring at magkaroon kami ng pandesal. Anong magandang palamat? Mas magandang, kahit anong palamat. Aha. Totoo lang. May kapitin kayo, di ba? Sikat yung Batangas before, 100 years ago, kayo ang number one exporter ng Batangas. Sabi nga natin, ang bayan ng Cuenca, yan ang number one talaga sa tinapay. Tapos coffee, there was a time you were number one in the world. Lipa, totoo ba yan? Well, yung naubos ang kape sa buong mundo, kayo lang mayaman? Sa kauna-unahan, pagkakataon, ang Pilipinas naging number one. Coffee exporter daw. At ito lamang ay sa coffee. Ano? At yun naman ay sa Batangas lang. Yung Kapin Barako. Anong area yan? Sa Lipa? Sa Lipa. Lipa. Pero noon ang Lipa, malaki naman yung Lipa. Ngayon eh, medyo nakati-hati na. Pero Lipa talaga ang pinagmulan. Before na? At saka ngayon, masasabi natin, ang Lipa, ang pinakamalaking LGU. Ah, now? Sa buong Batangas, Lipa. Maundan. Mahusay ang pamamahala ng Lipa. Ha? Ang pinakamaraming may trabaho. Thank you, sir. Thank you, Brother Sir. We have a tradition dito sa Pandesal Forum na we will have pictures with the Pandesal. Pero before we do that, thank you very much again to the very outstanding Governor Dodo Mandanas na tama, matagal na baka di pa pinanganak ibang journalist dito. Kilala ko na si Governor na napakagaling na banker, economist, and a very outstanding businessman na napakaswerte, napakamapalat ang gobyerno ng Pilipinas na pumasok siya sa politika, pinasok niya ang politika, so dinala niya yung wisdom niya, yung efficiency niya, and yung business sabi niya to Batangas province and to the government. Thank you very much, Governor Dodo Mandanas, for sharing your ideas. Tsaka, thank you for helping all the local government units all over the Philippines by fighting for the rights of LGUs, for the rightful share of the national budget, na direct now to the grassroots. Buong gabi, rini-research ko yun. Ano ba ibig sabihin ng Mandanas ruling na parati natin narinig? Nandito himself, the leader behind the Mandanas ruling, na the legal struggle you went through to get justice for the people. Thank you very much for your leadership. Thank you for the time ng media. Sir, may tradition tayo dito. You have to hold this and have a picture with the... Nakatayo na tayo, sir. Thank you very much, Sari. Thank you, Governor. Let's have simple lunch, sir, with the media. Sir, thank you very much. Siguro you'll excuse me for lunch. Yes. You can bring home, yes. Thank you. Thank you very much. Thank you, Governor. Ay, si Mr. Lamina, baka pwede mag-picture with me, sir. Then, okay lang. Thank you. Thank you. Sir, yung boss si former USEC, Books Valdez. Oh, my God.
Hindi, pinadyak mo yun. Alam mo, friends trip.